Drasir Asib shared your stream. Salamat, gusto mo ba ng fries? John Israel shared your stream. Salamat, gusto mo ba ng fries? At ayun na nga, andito na tayo sa fifth podcast ko. Kasama natin dito si Mo Duck, si Barbie Cotillo. Sila ang guest ko ngayon. And bago natin sila pagsalitayin dito sa aking podcast, sa mga nandito ngayon, don't forget to exclamation point notify para kayo mapili sa pa-welcome giveaway mamaya pagkatapos, bago matapos ang podcast. And then, una natin tatawagin, kilala siya sa Violet community, si Barbie Gotito. Pakilala ka na, Barbs. Oh my gosh! Hello, hello! Good evening, everyone! My name is Barbie Cotillo. Nandun na ako nag-i-stream dito sa Epic Gaming, but nandun na ako sa Violet side of the world. Hello, good evening, and I hope mag-enjoy kayo sa aming podcast for tonight's video. Let's go! Ikaw naman, okay na ba yun? Okay na. Okay, ikaw naman, Wadlock. Pakilala mo na yung sarili mo. Nay! Artista na ako! Char! Kuya Wei! Ay, Tito Richard. Hello! Hello! I am Maddox Gotillo. Charot. Maddox Gotillo na rin. May ano, multiverse. Multiverse ako ni Barbie. So, and then, I'm just in the serious note, I am Maddox. I'm from Facebook Gaming. And also, I also have a podcast before, but yeah, ipapahinga tayo. And yun, streamer of Genshin and Valorant, Bago tayo magsimula, kailan kayo nagsimula mag-stream? Ay, my God, ito na yung ano, mga... Makamayak ako yan, girl, ah. Ako din eh. Charot. Ano, dito sa FB Gaming, I've started streaming last, yung pinaka-first talaga ba? Yung pinaka-first is, ano, December, nung binili ko na yung set ko, yung PC set ko. I think December ata ng second week. Pero yung Genshin content, it's last week ng January, yung sa Genshin. Ayun. Ito naman, Wado. I started Salamat, gusto mo ba ng fries? Ano pa ako eh, iPad pa ako noon eh. So, it was November. November. Pero nag-start ako ng Genshin kasi, pero yun yung una-una kong stream, Genshin. October, pero November ako nag-start mag-stream. Tapos ang gamit ko pa noon, my laptop, this one. Pero hindi niya kinakaya yung dalawa. Yung Xena. So, nag-iPad ako and then I was a chatbot support that time. Hindi ako nagbo-voice, ayun. Yun yung aking first ever stream. Bago tayo sumunod, dumako sa susunod na question. Bakiin mo daw siya, Barbs, si John Nubs.
Shout out kay Kresnik Zone. Hello. And shout out sa mga viewers kayo ni Papi. Ano, nakikita ko sa comment section we have. Andito na rin si Sir Urameshik. Hello, hello. Andito na si Daniel, ang aking moderator from the Purple Set of the World. We have also Kim Poy. And sino pa ba na nandito? Ayan. Shout out si, ano, si Wolf. Si Might sa Wolf. Hello, hello sa inyo. Good evening. Enjoy our podcast tonight. Let's go. Pwede po pa shoutout sa dalawang dilag, sabi naman ni Orami Yoshi. Ay, kanya pa. Malaki, malaki titi niya. Ay. Ang aga pa, girl. O nga, yung aga pa. Sorry, sorry. Ay, tiyo mo, nag-blurred ako, nagsabi lang ako ng tete. O, diba? Sabotahin yung ano, Discord. Sabi ni Tawas, di umaulahan. Ay, was finally umuwi na sa akin, cryo confirm ko. Lang okay lang ma-present pa kay Sister Rosaria. Oo, okay lang. Hi, Teto. Good evening sa inyong tatlo, sabi ni Strawberry. Hi, Strawberry. Hello. Hi. Sabi naman ni Mr. Ardy Tayag. Hoy, ha? Paki-alis daw po, sabi ni Marameshi. Ay, hindi sapat ang wali sa akin. Vacuum. Buong ano, nagbabasura dito sa Nabotax. Ayun daw, sabi nila, Didi Badiola, ma-shoutout daw sa kanila ni Boss Ann. Shoutout nyo naman daw. Hi! Si ano yan? Si Strawberry, yes, si Strawberry. Hello, Strawberry! Hi! Ay, sorry guys, nadadala ko kasi yung stream ko dito. Huwag kasi ako pumate. Hindi ako pa-shoutout, guys. May paungol. Oo, ganun. Ang susunod natin question, anong AR nyo na? Ako ano, AR-57. AR-57 na ako. Okay, AR-57 ko pala. Ako, ano eh. Noong unang account ko kasi na nabal, it was 57. Tapos ngayon, yung bago, 56. So, yun. I was banned kasi last year. Bakit? Anong nangyari? Matnaban yung account. Ah, ano, nag-whale ako dati. Tapos, ay, ba't umaalog yung ano, nag-jiggle pic, girl? Jiggle pic. Hindi, kasi di ba, alam mo din sa kwarto ko, konting urong lang. Hindi, sira. Ano sira? Ang alin? Kami green, oh. Anong green? Sa akin lang naman. Sa end mo lang siguro. Okay, go ahead. Ayan. So, akin yung camera ko, okay naman. Okay naman. Fresh ka nga eh. Ay, thanks. Going back to the question, yung, ano kasi, yung, dati uso yung negative primo kasi di ba parang nabiktima, marami nabiktima nun eh. Nag-SM ako kasi mag-whale kasama yung weapon before kay Zongling tsaka kay Child. Kay Child hindi talaga eh, but because lumabas si Diona ng C4 pa lang siya. C4 na si Child, tapos dun pa lang siya nag-C6. So, sabi ko, why not push more? Ganon. So, nung time na yun, sabi ko, kasi may friend ako na nag-ano ng mga discounted primo. So, pumatol ako. So, hanggang, sabi ko, okay naman kasi nung pagkatapos ng Child Banner, wala naman nangyari. So, nag-Zhongli ako. So, doon ako bumili. So, sobrang laki nung amount na kailangan ko i-fill. Every day, every week, meron ako -5, -10,000. Primo. So, inaano ko yun. Sinusurvive ko yung account na yun. Tapos, hanggang na-frustrate na, umiyak na ako sa stream and everything. And yan. Sabi ng mga friends ko, hayaan mo na yan, then we're gonna help you to start up. So, maraming nag-set. Tapos, ang ginawa ko, since gano'n na yung nangyari, lahat ng binili ko, na kaya pang i-refund, dinifund ko. Gano'n yung nangyari nun. Pero malaki yung lugi ko, kasi malaki talaga yung lugi. Ibig sabihin, nag-negative free mo ba sa, ano, sa una mong account? Yes, kaya na-ban na siya. Parang I let them ban it na. Parang gano'n. Yeah. Pero sabi ko, mas nag-enjoy ako dito sa aking Belkin BT account. Dito sa second account. Yeah, mas nag-enjoy ako dito. Guys, when did you start playing Genshin?
Ako, ganun din. Yun nga, as I mentioned nung first, nung ano din, January last week. Last week ng January on, ng 2021. So, syempre, ito talaga yung pinaka-first RPG game ko ever. Bro, kasi lagi yung content is more on 5v5 Salamat, games. Gusto mo ba ng fries? League of Legends, tapos MOBA, ganun, mga ML, ganun. So, ayun, nung nag-Genshin, ayun lang. Gabi, ang bongga lang nung sa community and ayun nga, nagkakalala kami ni Modox dahil doon. Because she was able to teach me the yung mga basics, yung mga yeah, the doggy, the elephant style. Dahil ka. Di ba rin matinukausap? Ayun, yun lang. Last week lang ng January. Okay. Ayan. Ikaw, Mada. Genshin? Start ng Genshin? October, yung start ng Genshin. Venti Banner. Na, ang story pa nun, guys, nakakatawa yung mga tao dati, talagang ayaw nila kay Venti because may sucrose naman daw. And they didn't know that they need Venti. And Venti and sucrose are really different entities. Diba? Ayun. Tapos nakikipagtalo ako kasi yung Venti ko C3 with that time kasi hindi talaga ako nakaabot. Kasi guwil ako simula noon, mag-e-end na yung banner ni Venti. Tapos, wala na ako enough money kasi wala na sweldo noon. So, hindi na ako nakapag-C6 yun. Tapos, ban ako, babalik na si Venti. So, diba? Sure. Pero hindi na ako nag-pull kay Venti kasi masakit talaga sa loob. Diba? Ayan. Sabi naman yung Itsu, ang saklap naman daw na ban ka. Yun, I move on. I cried it. Ano lang man yun eh. Cry ko na isang araw, isang gabi. Tapos, well, wala na yun. Money is money, but, you know, experience is still there. The memories are still there. The expertise that I had on that account, na may C6 akong child, may C6 akong Zhongli, na ang gaganda ng artifacts ko, akakahinayang, but nandito pa rin naman yun sa utak ko and the learnings that I have there is so, that's fine. Correct. Ito na nga, andito yung mga kapatid natin. Batiin natin si Roji V. Torres ng Roji V. Gaming. Si Ladino Badjolia. Si Darren Chan. Hi, Chan Darren! May kasama ko si Chan Darren kahapon. Yeah, sister namin yan. Si 2AC Gaming. Andito na rin Hello. Si Chris Nixon, si Johnson. Hello sa inyo guys, our coach streamers out there, good evening, and I hope you enjoy. Hello. Diba? Your yan. Favorite character in Genshin Impact? Ay, ikaw na muna girl. Ako muna. Do the honor. So actually, talaga, iba yung main character ko sa favorite character ko talaga. My favorite, they know that my main character is Diona. I made her my main character. But my favorite character is Venti. Which is, ironically, I don't have Venti on this account. Pero Venti buyer tayo ngayon, ha? Di, Actually, hindi naman ako dapat magpupool. Si Sucrose na, kasi nag 4-star content creator kasi ako dito. For a while, like mga 7 months na four-star content creator ako dito. Tapos, lumabas si Yain ko. So, syempre, pag nagpo-pull ka ng 4-star, diba, meron ka pa rin 5-star. So, I do have Shenhe, I have Deluxe, Kiching, ganyan. Pero I don't use them. Kakatawa nga, kasi pag yung mga viewers ko, sabi nila, meron doon, nakita nila si Yuan yung hutaw ko, may Homa ako, pero hindi ko siya ginagamit. So natatawa sila kasi ang pinupull ko lang and I use 5-star weapons only on a 4-star character. Kasi natapos ko yung 12-3. Tapos yung 12-3 na 4-star lang na hindi ako gumagamit ng international and national team. Yun. So, ang nito lang, currently, nag-5-star na ako kay Yami ko kasi Yami ko is a reference for my favorite character in Honkai Impact, which is Yai Sakura.
to, siya yung parang assassin doon na ano, tapos na bunny, parang siyang bunny doon. Tapos dito, nung lumabas siya, super saya ko kasi Catalyst user ako. So nung Catalyst siya, so oh my god, my fucking god. Tapos nakita ko yung paano siya mag-play. Yun, pinul ko na siya. So I have luckily I have C1. So mas swerte ni kasi itong account na to. Kahit ito kay Barbie. Totoo. Yeah. Yeah. So my favorite character is Venti. My main character is Diona. My Diona is a DPS Diona. Tapos ngayon ko lang siya itinonvert sa DPS sub-support. Parang ganun. Ikaw naman, Barb. Siyempre yung ano, favorite ko yung main DPS ko ngayon, which is si Yula. Siyempre. Kasi previously, si Razor. Siyempre, wala pa akong 5-star na Claymore. Mars, hindi naman nalalayo sa face mo si Yula. Charot. Ayun, si Yula kasi, yun nga, siyempre, you know naman, her aesthetics. Yun lang talaga. Ano lang talaga yung ano ko, yung... Ayun, parang thought ako kasi yung ano yung weapon niya, hindi ko nakukuha. Ng SOBP. Kasi naka-W, ano siya, WGS siya. So, pero okay lang din naman yung WGS kay Yula, alam ko. Oo, oh, okay naman talaga sa kanya yun, yung WGS. Kasi yung ano niya, yung parang yung use nung WGS sa kanya is very perfect. Kasi attack yung fina-focus. Ayun, yun lang, yun yung favorite ko ngayon. Tsaka yun nga, yung sexy body ni ate mo Yula. The thighs, the eme, the aesthetics, color blue and stuff, gano'n. The best costume mo yung cosplay mo kaya doon? Oo nga eh, sana ma-achieve natin yun. Ang hirap pagpana ng costume tea eh. Ang kaya ko lang sigurong i-cosplay si Muning. Nasa cha-chasm si eh. Kamukha-kamukha mo yun, girl. Diba? Correct. Sabi ni Daniel Garino, nakaka-MMK naman po yung Modox. Sabi ni Manita, ni Chad Darren, Daniel Garino, naiiyak ka pa? Sabi. Diba? Sabi ni Roger V. Torres, sana mabab si Venti. Ayan, bago ko nakuha si Venti 79. May nagulat kasi dito sa viewers mo, Teto. Sabi niya, sabi ni Arnie Tayag, damn daw, DPS Diona daw yung aking Diona. Sabi ko, per po, 87,000 yun. Naka-reach ako na 87,000, full buff. Kay Diona? Oo. So, per po. Yung kinong girl, di ba yung E? Yung iba niya yung girl. Oo. So, there are 4 po, so mga, technically mga 400 to 300,000 plus yung damage talaga nun. So, yun. I-separate natin yung mga favorite nyo sa mga element na sasabihin ko. Your favorite pyro character. Ay! Kamu na, Barbs. Klee. Kaya nang wala akong Klee. Wala akong Klee, girl. As in frustration kasi Klee. Wala akong Klee. Yun, Klee sa akin. Bakit si Klee? Aside from the cuteness, overload, pag ano pag parang pag well built siya talagang bongga nung ano yun, especially yung ulti talagang kabog kabog yung ano yung kay Klee. Ayun, Klee. Hello kay guy, hello. Ago, go ka badak si ka naman. Ako ay si Gar Solomon ba yan? Oh, ah si Gar. Hi Gar. Gar Solomon, shout out sa yo. Ah, let's go. De ano sa ano, sa Pyro, ang favorite ko talaga, si Goba. Hindi si Shangling, si Goba. Actually, summoner lang ni Goba yun. Ano talaga, si Goba talaga favorite ko. Ang cute-cute kasi Noy, di ba? So, actually, si Shangling talaga. Shangling is one of the best 4-stars you will ever have. Mm-mm. Correct. Ano siya, reactor siya, DPS sub-support, lahat-lahat. And siya talaga ay ang taguyod ng first ever 12 trico siya talaga. So, pyro character sa dudo kay Shangling. Kasi alam ko, United naman pagdating kay Shangling. Lahat ng, ano, lahat ng spear pwede sa kanya. Yeah, exactly. Okay. Favorite cryo character?
Cryo character! Si pa ba? Dion. Bukod kay Dion. Bukod daw. Bukod kay Dion, ha? Si Shanha. Mm-mm. Yeah. Besides, nagkamukha niya yung isa sa mga favorite ko sa Honkai, na si Fuhua. Gusto ko kasi talaga yung art design eh, nung kanya, yung art style. Mm-hmm. Pagiging tita, kasi they call me Tita Mod. At sarap, Tita Mod. Diba? Mm-hmm. Very nakakatita na si Shenha, and you know, MILF guys, hello. Diba? So, tsaka, hindi, besides, aside of joking, being serious, maganda talaga si Shenha being a cryo support. Sobrang ganda niya. Kung hindi kayo nag-pull, sorry na lang kayo. Cryo supremacy is the new meta right now. So, eto, binoodle ko to eh, kay Shenha. Nasa tabi ko. Nagpaboodle ka naman. Nakuha naman niya. Nakuha ko talaga. Kasi... 50-50. Nagpapatalo. Diba? Oo, nagpapatalo kasi ako. Eh, nagpapatalo siya, pero parang sumpa yung nangyari. Diyos ko, dahi. Sabi ko sa kanya, Barbs, makukuha mo si Shen, ha? Lakas ang feeling niya. Tapos nag-ritual pa kami dun sa bedlog ni Benti. Tapos nakuha ko nga. Ano lang ako kuha ni Shen? Ano pakiramdam nung bedlog ni Benti? Crap. Shoot na. Ayun. Ito ang ganyan yung tulad sa iyo, bakla. Ayun. Diba? Ako din si Shenha din ako. Kasi, ano din eh, napaka-versatile nung ability niya, especially yung ult. Tapos, pwede mo siya ibang... parang ako. Ayun nga, kasi especially pag meron kang Kokomi. Kasi may Kokomi ako, diba? So, lagay mo yung jellyfish si Kokomi, tapos lagay mo ng ulti ni Shenha. Frozen collagen forever and ever. Tapos sabay mo hampas-hampasin ng ni Yula ng normal attack. Ayun. Kaya Shenha din yung favorite cryo. Cryo hero. Bago tayo mag-proceed sa susunod na question. Maraming na-curious sa DPS Diona ni Maddox. Titignan ko yung mga artist niya. Artist reveal, let's go! Ay, hindi ko na set up yung artist ko for DPS. Saka, nakasub siya ngayon. Nakasub siya ngayon. Sayang, guys. Pero gusto mo, i-set up ko, pero mawawala nga lang ako. Set up mo na, girl. Para, alam mo na, maano sila, maloka silang lahat. Maloka silang lahat. Kasi it's feeling ko very new sa kanilang pandinig ang DPS Diona, and we'll never know, someone might be your inspiration, diba? Marami na naging inspiration. Pwede nila akong benign. How sad. Kahit? Charot. Ayaw ko na lang mag-talk. Sorry. Hoy. Sabi ni Strawberry, reveal na daw. Reveal na raw. Wait lang, ha? Wait lang. Kapag kayo, kala mo nanay ko kayo, ha? habang wini-wait natin, mag-shoutout muna tayo sa mga nagka-comment. Ay, si Sir L, si DL Gaming to, diba? Tapos sabi ni Modok, ni Gar Solomon kanina, maganda talaga yan, papatagasin ka. Oh my God. Char. Diba? Mm-hmm. Sabi ni Gar kanina. So, andito na rin si Sir CK. Hello, CK. What's up? Salamat hello, sa pagdaan. Hello. Andito na rin si Naomi Melcher, yung viewer ko dito dati sa Facebook. Hello, Naomi Melcher. Kumusta ka na? Hello sa inyo. And kay Abby Lucero, andito na rin. Hello sa inyo, guys. Good evening. And sinaset up pa ni Auntie New Modox yung artifact para maging inspiration niyo siya kung gusto niyo gawing pangbardagulan. Ang inyong Diona. Ito yung setup na to, nag-reach siya ng 90k per po. Hindi kayo dapat restart si Teto ng Genshin para mag-ano. Ay, ikaw yung mag-ano. Okay.
Wait lang ha. Oh yeah, nawala na sa eksena si ano, Dayon. Wait ha. Nagigigayaan nyo! Ayun guys, don't forget to notify the podcast para manalo ng Wilkin sa end of the stream. Oh guys, Wilkin daw lamang sa hindi yan. Like and share, tapos screenshot nyo kami. Sino ang limamain nyo, si Barbie o ako? Sabi ni Maki Magtalas Liman, hello daw. Hello, Marky! Uy, congrats kay Marky. Moderator ni Bakla. Yan, ayan. Congrats sa aking moderator. Yan si Marky. Affiliate na siya sa kabilang channel. Hello, hello, hello sa iyo, Marky. Please follow him as well kung meron kayong Twitch accounts, guys. Marky Liman sa Twitch. Hello. Hello, hello sa inyo. Ayan. Shout out sa ating channel ng viewers. Butan naman, habang nag-aano si Maddox na kanyang artist. May tanong ako sa'yo, Barbs. Hmm. Bakit ka lumipat ng Twitch? And dati, nasa FB ka. FB Gaming. Sino nag-joke sa'yo para lumipat ng Twitch? Ah, okay. Ano, actually, wala rin naman akong ano doon. Pero andun na rin kasi yung iba nating mga co-streamers dati from FB Gaming na sila Sarah Soya and such. Sila, yung kasi si Sarah Soya from FB Gaming din. The reason why lumipat ako, it's maybe because yung sa ano, a grind ng ano, ng supporter. To be honest talaga, and may honest talagang kineme or statement. Hihirap na hirap dahil talaga din, ang namin ni Barbie yun. Correct. So ayun, I decided to switch there. Tsaka, yun nga yung, ano, yung engagement doon is so lit. Like, real-time comments, yung graphics sa binibigyan ng stream sa'yo, it's really HD kahit na naka 720 ka lang, pero parang ka naka 1080 yung bigay sa'yo ni Purple Platform. Mm-hmm. Tapos yun, marami na rin, dati kasi back then wala pang masyadong Filipino viewers doon kasi di ba more on international. Ngayon, since dumadami na yung mga Filipino viewers doon, ayun, talagang tinuloy-tuloy ko na siya. Tsaka nararamdaman ko yung pagka-genuine ng ano doon, ng viewers and followers doon. So yun. Pero ano, we'll see. Once in a while, magdi-stream pa rin naman ako dito kay Blue Platform. Pero ayun, indefinite. Baka ano lang. Baka mga next 20 years. So tama. Kaya ko pa mag-stream nun, girl. Paglolo gaming ka. Clarence Jacinto, yes, Fernandez ano. Shared your stream. Ayun. Shoutout kay Anito na si Ate Cass. Clarence Jacinto Fernandez. Hello. Kala ko stream ko. Sabi ni Mark, yung tigas daw ng mga guests. Oo nga. Kaya nga eh. Ano, Josie Tito Richard, talagang matigas talaga kami. Mm-hmm. Diba? Ayan. Pa-request daw Maddox 2 joints daw. Ha? Huh? 2 joints. Ganun daw. Kanta? Ayan, titignan na natin. Okay na ba? Okay na daw ba, girl? Ang kanyang artifacts. Ah, oh, nandiyan na. Ay na, on the way na daw. Okay na daw. Nasa mid ka daw, Maddox, sabi ni ano. Ni ate ka. Sa mid, girl. 1K attack no, na. I have a... Ang weapon niya, Skyward Harp. Ang artist niya, guys, is... 2-piece, ano? 4-piece. Hindi ito nag-anon, dito nag-update sa akin. Hindi nag-update. Wizard Strayer ka, girl. Hayaan mo na lang. Okay lang rin naman yan. So, I mean, you don't, in my opinion din kasi, I use that trend. Mm-hmm. Yung set na ganyan, kasi, actually, if you're gonna build that DPS, hindi naman usually kailangan two effects eh. Minsan, kahit one effect lang. Mm-hmm. So, yan. Yan yung build na 90k, actually. Mm-hmm. Ah, okay. Pero ang gaganda ng artifacts mo dito, ah. I thank you. Mm-hmm.
Kasing ganda ko. Mm-hmm. Matik na yun. Okay. Constellation niya C6, DPS 2 eh. Talents is 10, 11, 11. Okay. Ayun guys, nakita nyo na, nasilip na natin yung artifacts ni Giona niya. Balik na tayo sa topic. Let's go. Ang favorite Hydro character? Hydro? Hydro daw. Hydro Barbara. Ikaw, Maddox. Ako nga yun. Nga. Bakit Barbara si Barbara? So, bakit si Barbara? Kasi, actually, in Abyss, kasi Abyss kasi talaga yung favorite content ko talaga sa Genshin. And Barbara is like a free character na pwede mo makuha ng C6 na kahit di ka nagpo-pull, makukuha at makukuha mo siya. And if you got C6 Barbara, guys, para kayo naka C6 na Chi-Chi. So, murang-murang Chi-Chi. Ganun siya. Kasi, which is, kahit ayoko ng Chi-Chi. Ayoko ng Chi-Chi. Yung literal na Chi-Chi. Ayop. Pero ano, yung Barbara kasi, nag-resurrect siya, went out of, di ba pag nasa Abyss, tapos na wala siya sa field, pag namatay yung character mo, nag-resurrect siya. And that is really useful in Abyss. Especially kung di pa masyado malakas yung mga characters na yung mini. Diba? Or wala kang shielder, namatay bigla kasi yung character mo, diba? Yung DPS mo. So, babalik sa buhay yung DPS mo. Ayan. Yun ang aking favorite. Bakit ko siya favorite? Ikaw, Barbs. Yung current 5-star hero ko ngayon, si, ano, si Queen Kakamiya. Kasi yung sa jellyfish kineme niya, pag nandun ka sa jellyfish kineme niya, may heal ka. Kasi may healing galing din yon. Tapos, madali rin siyang alahan ng artifact, pero nakakainis. Ang ironic, kasi ang daling maghanap ng artifact niya, kasi more on HP, ano lang, HP attack, pero hindi binibigay sa'yo. Diba? No. Nakakainis. Yung kung parang, kailan mo kailangan. Correct, 'di ba? 'Yun yung ano, mahirap kay Barbara. Yung parang totoo ngayon ko sabihin na we couldn't have it all talaga. Ganun. Yan lang. 'Di ba? Barbara HP lahat pero crit damage 200. Kasi lahat ng kumando dun sa ano, crit damage. 'Di ba? Ano ba kailangan, no? Pero crit damage binibigay sa iyo. True. Ganun. Favorite anime character. Ay, animo. Ayan na. Benny. Benny talaga. Ikaw. Si Kazuha. Ha? Kailan kung ano, tawag dito ko lang kung Kazuha eh. Ano, yun yung bala kong i-focus ko na i-pull. Kasi 50-50 pa ako. Kaso yun nga, just ko die. We've been winning nasa 50-50 for almost 3 consecutive rolls na. Ay, good. Tumabas po si Kazuha. Kung gusto niyo po makita, umiiyak si Barbie, nood lang po kayo sa kanya. Ayun, kaya nagano kay Kazo. Ibig sabihin, tatlong beses ka na sunod-sunod na nanalo sa 50-50 Barbs? Oo. Una, kay Shenha. Actually, press kami. Press kami. Oo, balance kami niya ni Maddox. Una kay Shenha, pangalawa kay Zhongli. Pero gusto ko rin naman talaga si Zhongli. Kaya hindi ko rin siya pinagsisihan. Tapos pangatlo kay Raiden. Raiden Shogun. K.A. Pang-apat, kakabahan ka na talaga? Oo. Baka mamaya yung pang-apat. Kuwari, wag ako ng kaso, pero ibigay, baka ibigay. Huwag kakabahan, pang-lima ko si Ayato eh. Oo. Huwag ka daw kabahan, pang-lima niya si Ayato. Pang-lima ko si Ayato sa panalo ng 50-50. Tapos sa weapon, di pa ako natatalo. Na-try nyo lang tumaya sa loto. Baka manalo din kayo. Bakit lagi kayo lalalalo sa... Di ako, ako tumatayan ng loto eh. Sabi ng lola ko, bawal yun. Favorite electro character? Why? Razor! Ayan, si Razor siya. Bakit si Razor, madam? Eh, di ba nga, ano? Kasi ako, kung si Maddox is ano, more on Loli and
Catalyst Supremacy. Ako, ano, more on Claymore. More Claymore. Yan ang una niyang character! Oh, yan yung una kong character na naging yan friends kami ni, ni Modox. Yeah, siya, doon ko siya tinuruan kay Razor kung paano mag-build, ganyan. Oo. Diba? Yun, si Razor kasi, tsaka yun nga yung, para kasi siyang ano, teenage kineme. Ayan na, mahilig sa bata, ah. Why? Mil, ah. Ayan na. Pala ka mahilig dyan. Sa baby meal. Pala ka dyan. Oh, yun. Guys, pwede na niyo i-report yung Barbie Gotilio. Hoy! Hindi na ako mag-talk. Let's go. Hoy! Hoy! Kago Barbie! Ayan. Ayan, si ano na, si Maddox naman. Electro. Oh, so, syempre, si Jamie ko kasi... Ah, Electro siya, di ba? And I never enjoyed Electro characters as Yamiko. Never build an Electro even before. Tagatanggal ko lang siya ng shield, yung mga Electro dati. Pero I enjoyed Yamiko. 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 Sa... Tapos na tayo sa Electro. Sa Gio naman. Ah? Sa Gio. Zaddy Zombie. Zombie! Diyos ko, parehas kami. Zaddy. Sa akin lang, ako may altar. Altar ako ni Zombie, guys. Lumuluhod ako dyan. Lumuluhod ako, nagdadasal ako, tapos may lumalabas na pole. Sabi sa inyo, hindi nyo alam ang hirap ko paano lunukin yun. Eh, ako din Zombie. Zombie din ako. Kasi, syempre yung... Pag may jungle, napaka-helpful, especially pag napakataas ng ano mo HP mo at napaka-powerful ng ano mo, ng shield. Talagang pwede ka makapag-dunggula, makapag-bardagulan sa mga kalaban. Yeah. Eh, di ba, doon sa first account ko nga, friend, yung Song Lee talaga, yun talaga yung sinabi ko, magsisisik talaga ako kay Song Lee, ganun. Mm-mm. Yung talaga excited na excited ako, pati weapon yung R5, ganun. Mm-mm. Yun yung talaga na pinaghandaan ko. Yun lang yung character na pinaghandaan ko, guys. Ever. Among all the ano, the heroes. Pero shout out mo na nandito na rin si ano, Peto, si Karma, si Melvin, Kakukom, Marian. May ano ko dyan kay Karma eh. Diba? Parang crush si Barbie at si Karma eh. Why? Alam niyo ba? Ito story, guys. Ha? Dalawang event na ano din ako, naiinis na ako kay Barbie dyan. Nag-Valorant kami. Ayan na lang. Kami, pinahintay ako. Wait, kasama si Teto noon. Pinahintay ako. Wala akong pakialam. Magsasama kayo! Pinaghintay ako. Tapos nung start, kalo nag-start si Karma kasama. Utang ina. Oh. Tapos kanina, guys, edi syempre meron akong linulutong event. O nga pala, guys, may luluto kaming event ni Barbie. Actually, luto na siya. You just need to register in Valorant. Meron kaming competition. If meron mga interested dyan, may mga kaibigan ka interesado, 5K lang naman yung premyo, guys. Mm-hmm. And it's a Valorant. This is my first tournament ever. Please support. Si Barbie kasama doon, shoutcaster siya. At si Danielle, saka si ZKT. Tapos yun na nga. So, bibilan ko sila. Mo-order na ako ng pa-reward sa kanila. Tinatanong ko ano mga scent, tsaka color, ganyan. Eto na. Hindi sumasagot, girl. 3 hours na. Nagsabi sa akin si Daniela. Sabi ni Daniela, Ma'am, nandoon kay Karma, lumalande. Hoy! May screenshot, di. Gusto mo na may screenshot, girl. Sabi ko, putang inang to. Basta trabaho, antok ako, hinihintay ko reply niya. Nakonta ko na lahat, naghihintay yung orderan ko. Putang ina, kikita ko, naglalandi dun sa ano. Napakalandi mo, puki ka. Ayaw! Wow, may parisibo. Sabi ni Anna ni Karma, sorry po, baby time namin yun ni Barbie. Hoy! Chika ka! Sinasabi ko sa'yo, friend, alam mo, kaya ayaw kita mag-jowa, mawawala kami mga kaibigan mo bigla. Hoy, hindi. Oh, dito nga pala si Raffy, si Hey Raffy dumaan sa atin. Sabi niya ang sisikip daw. Yes, Hey Raffy!
Si Guys, Hirafi na. Mga barkada namin dito. Oo, si Hirafi, si Darren, yung mga sisters. Yes, si Hirafi, happy anniversary! Yes! Happy anniversary kay Hirafi, tsaka sa kanya. Sa jowa niya. Yeah, husband niya na yun. Oo, may pa-ring ring niya nga eh. May pa-infinity ring, girl! Oo. Diba? Ganun. Ah, kalande. Ganun, mga bagay na hindi niya kaya. Ganun. Yes. Sana na lang mo, girl mo. Sana tayo rin. Well, in perfect time and in perfect place and in perfect alam, position. Alam, available naman yata si Tito Richard para sa'yo, Barbs. Nakagaya pa naman ako mga weakness natin. Yung medyo ano, medyo kayumanggi, gano'n. Oo, di ba? Weakness si Barbie yan. Kayumanggi pero puti ang kilikili, gano'n. Oo, sa bango, di ba? Oo, nakos ko. Ready pa bottom agad yan. Uy! Okay, CR, kahit sa CR ng ano, kahit sa CR ng SM, papag. Oh, okay, meron ako. Ay, mas kaya doon. Ano ba? John, umayaw, share your CR ng SM. Salamat po sa iba ng kasama tayo. Uy, wala yung kaya ka. Nasakit ako sa CR. Wah, charot lang. Chika to. Charot lang po yan. Uy, shout out kay ano kay Jack Jan Omayer. Hello, Jack Jan. Hello. Hello, sabi ni ano ni Karma, nagke-clench daw yung butthole ni Barbie kasi kilig-kilig na naman. Ang baboy. Gumaganon-ganon yung butthole ni ano, mga ganon. So, ayan, Barbie, sabi ni Oramesic, naging talk show na yung podcast. Kaya nga, di ba? Yun talaga yung goal. Eh, bakla pala kayo. Ba't nyo ako in-invite? Sabi nyo, alam mo yung sikin. Pala kayo. Balik tayo na sa topic. Ano, favorite voice line nyo? Best voice line sa Genshin Impact? Ay, voice line. Sino ba? Ang dami. Pero ano din, parang Zhongli pa din. Ako, ang pinakagusto niya, happy birthday ni Ito. Oh, oh. Clarence Jacinto Fernandez sent 10 stars Ito. Charot sa mga gaming streamer. Yung ano, yung happy Let's birthday go. Niya. Happy anniversary kay Rafi and Dada. Happy streaming Teto diba? Richard. Ako si ano, Jongli pa din. Si lalim kasi ng boses eh. Ay? Talagang, pag gumano na si ano, clench, gano'n pa lang. Oh my God! Oh, quick! Gano'n, quick! Diba? Pag ganun. Quake, pag gano'n, quake, gano'n. Tapos, paano Barbie? Paano yung nangireaction mo pag gano'n? Quake! Quake! Oh! Ay! Sarap! Ay, sabi ni Marky, Barbie, di ba nag-angkas ka pa uwi kanina? Ba't yung rider, bakit yung rider pinapasok mo hanggang kwarto mo? Ay! Tara, ulo ka, Marky. Kaya pala sabi ni Barbie, matutulog muna siya. Pala. Wala, natulog talaga ako kanina. Talagang ano, nagbawi ako ng tulog. Ito naman. Kasi overnight nga kami kaila Chandarin kagabi. O, oh, diba? Dapat sa sunod ako, hindi nyo sinabi mag-overnight pala kayo mga putang ina nyo. Di, baka ano, matrigger yung asthma mo, girl. Ang daming... Hindi, oh, wala naman akong asthma. Di ba meron? Wala. May allergy ako sa shrimp tsaka sa seafood. Mm. So, sa pusi na mo ang talaba. Diba, mga allergy ako dyan. Yung pala, okay. Kasi ano, inaalala ko nun, baka mamaya, hindi ka makahinga ganun, magpa-nebulizer kami. May aso ako, diba? May aso ako. Okay, sinabi ko nga yung kay ano, sinabi ko nga yung kay Chandarin nun. May dog yun si Modox, ano, Shih Tzu. Ayan. Sabi ni ano ni Melvin, we, nasa stream kita kanina, hindi ka naman natulog. Ay, natulog na ako, no. Nung sinabi kong sa stream mo na matutulog na ako. At ay, natulog ako. Ayun na, yung Melvin. Oo, tapos natagpuan namin, saan? Ayan na. Ano na, parang blood item naman. Naging blind item na tong ano, stream nila. Kaya, ang maming ka, saan nakita? Ayun na nga guys. At ganyan sunod... lang kami guys. Ganyan lang kami ni... Ang sunod na question is, most memorable quest para sa inyo sa Genshin Impact?
most memorable. Memorable. Ako na lang muna. Yung ano, yung lantern ride ngayon, yung lantern ride dito lang. Yung pinaka yung pinaka last scene noon, umiyak talaga ako, guys. At so nice. So, I really appreciate the content nung kay Kiching, yung mm-hmm. 'di ba? Parang ako yun eh, Pagoda Imperial, I have three work. I have three jobs and I still stream. Tapos siya ganun eh, siya workaholic rin siya. I can relate. Tapos doon sa last part, pinakita rin yung parang yung nag-COVID kasi 'di ba? Parang you realize that family is the most important part of your life and friends. Mm-hmm. Yan talaga, mag-appreciate mo sila. So nung ginawa 'yon, alala ko siya, naiyak talaga ako kasi I remember my past husband na yun nag-pass away na. So sobrang iyak ako noon kasi sobrang saya. Sobrang saya niya. That's a tears of joy, guys. Hindi ako umiyak na sobrang lungkot. I'm really happy kasi sabi ko, na-realize ko those things, di ba? And, well, game yan. And there's a lesson learned. I'm a teacher and a good story has a lesson. So, yun talaga yung pinakagusto ko talaga. There's a lesson behind that story. Ayun. Ito naman, Barbs. Ako yung ano, Golden Heart Archipelago by Klee. Kasi yung ano, especially yung last part na merong pa voicemail yung Budra niya sa kanya. Like, 'di ba, kung incorporate mo siya in real life na mother's love is really unconditional and she will always guide you no matter where you are, no matter what you're doing. And yun. Kaya yun yung pinaka nagustuhan ko. And yun nga, tapos ano, cute-cute lang si Klee doon, ganyan-ganyan. Pero yung context doon, yung last part talaga is nakaka-endearing, nakaka-touch. Kasi yung fact na nag-voicemail yung Mudra niya. Ang ano, ang cringe. Pero sige, go. And then, ano, sasabing, i-acknowledge ko itong comment ito ni Melvin, hindi ako makakatulog eh. Huwag ka maniwala dyan, Madam Monox, nalalandi yan si Bart. So, sinabi niyang nap, napatambay sa bebe niyang streamer. Hoy! I know, right? Alam mo, guys, hindi naman ako tanga. At malakas talaga, guys, I have a talk show. Alam ni Barbie yan, lahat ng chismis, kaya hindi ako pupunta doon, alam ko. Kala nila hindi ko alam. Even my moderators, alam ko love life nila. Even they don't tell me. Ganun ako kaano. Kaya alam ko niya may linalati yan, guys. Uy, wala ah. Sweet girl lang tayo for today's video. Talaga ba? Pa-sweet girl ka lang talaga. Oo nga. Pero palandi ka rin. Mung inaano ba? Pero doesn't... Alam mo, wala naman. Okay lang naman yan, guys. Alam mo din si Barbie. She's single. She's pretty with a bigote. Uh-huh. So, di ba? Yeah, MEG's now following. Nandi lang nanlandi. Yes, for more chances of winning. Di ba? Ako nga pakarat sa lahat eh. Ayun. Sabi ni Papi Arnie Tayago, infinite love kahit saan nasan ka man, mamahalin kito. Oh, la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 l
condom. Kasi nyo ba? Ah, let's go move forward for the next one. Ay, nahatid siya kaya move forward. Oo, ayoko na. Natutusta yung tabako. Natutusta yung tabako, girl. Character you have but never use. Never use? Oh my God. Oh, ako, ako ba? Ang dami. Pero ang number one talaga na I'll never use is Beido. Beido. Never ko na-use yun sa first and second. I don't know. It's just that I don't like her. Na siguro the design itself, I don't like boyish girls. Siguro. Ayoko na mamasal-masal na babae. Kasi ako, Bardagul. Oo, yung bardagul na babae, I don't like them. Kasi siguro, for me, ang babae, kailangan. It should be feminine. Ganon. So, malaki boob, sexy, ganyan ang akin eh. So, pag mataba kang babae,
Hindi ka babae. Char. Charot lang, charot lang. They're chubby or cute, diba? Mm-hmm. I mean, yung mamasel-masel na babae, I really don't like it. Parang, feeling ko ang muscle para sa lalaki lang. Parang ganun, yung malaking muscle. Diba? Mm-hmm. Ayun. Ikaw naman, Barbs. Para ako din, Beidou din, kasi hindi ko magets yung ulti niya, tsaka yung ability yung, niya. Parang yun. Para si yung pangalan nito. Parang Yula din siya eh. Parang may kailangan kang i-hold E, parang ma-dodge something, para mag, ano sa ating yung hampas niya. Parang di ko ganun bet yung ganung klaseng gameplay. Para maghihintay ka pa, natetegibam ka na ng mga healy chill, tapos may ka maghihintay ka pa na mag-ano ka ng ano niya, di ba? Pero C6 ko na siya, si Beidou. Totoo ba? Kakapulo nga, C6 ko na siya. I think it's the time. This is the time. It's the time for Beidou. For the great ano, Beidou jubilee. Char. Yes. Tsaka for the appreciation of Beidou. Char. Yeah. Ayan. Sabi ni Amarki, Beidou ni pare, timing ang kailangan. Kaya nga yung timing nga niya, parang hirap. Nakakaldag ka na ng mga healers, hindi pa rin nang oh, yung... actually, mas mahirap pa yung timing niya kaysa dun sa new character, si, ano pangalan niya? Si Eugene. Kasi, pagka nakaganon ka, dalawang beses pa, di ba, bago, alas pag tumama, mas malaking damage. Kasi, iba yung damage output talaga ni Beidou, pero hirap. Ang hirap niya. Correct. Ay nga, mag-ano ako muna, magbabati muna ako sa mga comment natin tsaka sa nag-share and nag-follow ng page ko ngayon lang. Kay Jay, kay Luisa Polero, kay Clarence, salamat sa 10 star, kay Jack, kay Ivan Lakdang, nandyan siya sa comment box, kay Marky Malagtas, salamat sa pag-follow ng page. And sabi ni Melvin, need ng perfect timing para mapare yung hit ng mobs. Kailangan pala talaga ng to digress timing. Kay Boss J, Mayor Jaime, Mayor po yan. Hello, Mayor J! Hello! Yan, kay Yaj, A-match. Ayan, nag-stream rin niya si Rocked, ayan. Sa kabilang platform. Yes, hello! Ayan. Sunod kong question, your first 5-star character. Ever? Or this is the first account ko? Dito sa second account? Parehas. Here. Kasi dalawa yung account ko eh. Mm-hmm. Okay, yung first account ko, si... First 5-star ko, si Mona. Lumabas siya sa permanent banner na sobrang frustrated ako kasi hindi ko alam paano mag... Noong time na yun, wala pa nagtuturo sa Genshin and talaga, I learned Genshin in a hard way. Salamat, so, walang tuturo sa akin. Self-taught ako. Tapos, hindi ko alam yung PT system at hindi ko alam kailan ako magpupool, kung saan magpupool. Pala dapat, sa standard banner ka bumili ng spend yung primo mo. Ayun, ay ang ano ko, ang ginawa ko, sa permanent banner. So, dumating pa siya, mga 90 na. Sobrang, hard PT. Super hard. Yes. Tapos, yung second account ko, ang first ever ko ay si... Teka, inisip ko siya yung first 5-star ko. Ay, alam ko na. Si... Kasi I forgot her name. Yung pyro na ghost. Si Hu Tao. Si Hu Tao, yun. Hu Tao. Alam mo lang yung siya nakakalimutan kasi hindi siya ginagamit. Benchmarker mo siya. Oo, C1 ko yun. Saan naman may C1 tapos di ginagamit? Yes, I have C3. The look, hindi ko ginagamit. Ikaw, Barbs? Si Xiao, on my 67th pool. Yung March ng last year ko yun na pool si Xiao. Tawag dito. Ayun, naloka ako nung nakuha ko siya. Tapos hindi ko pa siya... Actually, level 60 ko na siya at the moment. Pero bala ko rin siya buuin para sa abyss in the future. Sabi ni Melvin, ang imura lang. Gusto ni Barbie yung super hard. Tapos may drawing na kineme.
Feeling ko pa niya pag may bulitas yung heart. Boy! Para ano, para charms. Let's go. How many friends do you have in the game? Ano daw? How many? How many friends do you have in the game? Ano yung sa friendlist ba? O yung parang nakakalaro mo? Friendlist and yung nakakalaro mo. Ngayon ako puno, pero yung nakakalaro on a daily basis, yung mga nasumasama sa akin, I think mga 5 to 6 or minsan 4 to 6 lang. Oo. Tapos yung mga moderator ko lang din kasama ko tapos sa mga weeklies ko and stuff, ganun. Yun. Pero kung sa friendlist, puno siya ng 45. Ikaw mga Ducks. Ano ko, besides sa sarili ko. mga 5 or 6 lang rin. Pero kasi, I'm a very independent, strong woman. So, I really don't need help. Alam mo yun? I know how to play alone in this game. Na, I won't die. That, alam mo yun? Kaya ko, alam ko yung meta. So, that's why, like, I know you need to have shielder. I know I have to plan. Kaya, nakakapaglaro lang sila when they are helping me through G-Oculus, yung mga ganyan, Electro-Oculus, chess hunting, yan, ganyan. Or, papasok ko sa world nila, sa mga kukuha ko na sa Kura Blossoms, or I'll get handguards, ganun. So, yun. Ganun lang. Mm-hmm. A character you want but don't have yet sa Genshin Impact? Ayun, ako Kazuha. Ano ko, kasi pili ko napaka-essential niya sa ano niya, Bis eh. Tsaka yung overall kinemi niya and overall aesthetics, it's so Japanese, Kameru, gano'n. Like parang this. Samurai. Yeah, kagayang ano. Nakita na yung runes. O hindi, wala. Hindi nakita, sorry. Diba? Shout out to Chris Kala. Kahit umabot yun sa dulo, hindi nakikita yung runes. Diba? Kailangan mo na ng tape. Hanapin ang runes ni Padok. Girl, tinanggal ko yung runes ko, linagay ko sa likod. Natouchable pala. Ginagano. The Roscas girl. Never. Ako same rin. Same shit. Si Kazuha. Mm-hmm. Actually, guys, meron pa akong story niyan. Diba, there's a time, Barbs, na I quitted Genshin because I didn't pull Kazuha. Mm-hmm. Naggalit talaga ako noon. Tapos, diba, nag-stop ako ng Genshin stream. Valorant and Blessed Unleash ako. Kasi super frustrated ko na ayoko makita yung Genshin. Tapos lagi siya, Genshin what? Ew. Diba? Yeah. Yun yung frustration. That was like two months yun. Mm-mm. Sunod tayo is, the character you main. Yun nga, nabanggit nyo na, Yula kanina, tsaka Gion. Bukod dun sa dalawang character, sino pa yung mini-main yung character? Mini-main ko? Ano ba, as a damager or support? Nasa damage and support. Kasi ang akong as support, si Zhongli talaga. Kasi napaka-essential ni Zhongli. Like what I mentioned earlier. Especially, 53,000 na yung HP ko eh. Kaya hindi ko siya tinatanggal sa team comp ko. Nakasa shield mo nun, girl? Lagyan mo ba ng ano? Nakamililit ka ba? Ano bang kay Zhongli? Oo, nakamililit ata ako. Oo, nakamililit. Nakamililit ka, lakas nun, girl. Oo, kaya ayun. Hindi ko siya tinatanggal sa team lang, ko. Teka lang, nagbaldita yata yung camera mo. Sino ako? Oo. Ayun nga, oh my God, what happened? Nakahinto ka sa kanya. Mm-hmm. Oo, pero ang ganda ko din yung kanya sa... Ayan, okay na. I'm pretty good on non-fairness. Nakastop pa rin ako. Asa damager yeah, naman? Na. Hindi, okay na. Asa damager okay. Naman? Sino? Asa damager? Sino ba? Wala akong dinibuild na damager ngayon eh. Pero ngayon si TA, si Raiden. Baka 90 ko lang sa kanya. Tapos baka tumambay ako for a month sa emblem.
Ikaw naman mo, Docs, bakit kay Dion? Anong, ang question ba, parang, ano ba yung question? The character you made. Get support out, and made. DPS. Na gusto kong i-build or already build? Yung binibuild mo pa lang ata yung gusto mong sabihin. Yung binibuild mo lang. Mo pa lang. Sa damage jersey gaming ko, I'm building gaming ko. I'm currently... So, Thunder Shooter kasi ako matigas ulo ko, guys. Huwag niyo akong tutularan. Yeah, pero kasi, for me, the best talaga na artifact for Yaini ko is Thunder Shooter rather than Gladiator and Shiminawa. I don't care if you're gonna disagree. Fuck you. Ganun. Diba? Uh-huh. And then kasi, the effect of Thunder Shooter is really good. Yun lang naman ako. So, yeah, I mean, sa akin, maganda rin ang Shiminawa Glad. But sabi ko nga, depende naman kasi sa gameplay nyo yun. Mm-hmm. Ako kasi, mas gusto ko ang Catalyst. Sa akin talaga, ang mindsetting ko talaga sa Catalyst is, if you're gonna have fire na continuous Catalyst, Lava Walker for clean. Pagka continuous Catalyst rin na Electro, go for Thunder Shooter. Thunder Shooter. Yun yung pinaka ano ko talaga. So, even nasa sacrifice yung attack niya kasi pwede mo pa rin naman i-convert yun attack sa elemental. So, yung elemental damage niya. And Catalysts are very good in elemental damage. So, yun yung sa akin. Kasi, nahati yun eh. You need to balance your ano attack. That's why alam nyo guys, Yay Miko, iti triple crown ko siya kasi even, di ba sabi nila, you don't need normal attack for Yay Miko. But, hello, if you're still gonna use it in the field, magno-normal attack ka, that is in your brain that you're gonna pick. You need, yung pipindutin mo pa rin yung normal attack mo no matter what. Di ba? Kasi meron tayong sinasaano na pag nag-switch ka, hindi ka pwede mag-switch ulit agad. Di ba? So, ayun. Yun lang naman. And, sa support character, binibuild, na-build ko na kasi actually, pero ibibuild ko pa siya more, si Eugene. Ayun, si Shenha actually, I'm still doing the build for Shenha, but currently I already have, level 80 pa lang kasi si Shenha, but currently I do have 35,000 attack for Shenha. So parang 3,600 na rin if you're gonna round it off. Ayun, so if mag na 90 yun, mag-increase pa yun to 5,800, I guess, or 3,800, I guess, or 3,900. Ayun. Pero ang aim ko talaga is to 4,000 plus. So, I'm still getting artifacts. Pero, luckily, I have a lot of artifacts that has attack dun talaga pumunta sa flat end sa attack percent. Dots Ronald Nabnayab shared your stream. Salamat, gusto mo ba ng fries? Ano? Favorite outfit design? Outfit? Saan? Sa Genshin Impact. Yung mga suot ng character. Ay, nakasuot na character. Sige, Barbie ka muna. Ako muna. Siguro yung ano, yung aesthetics niya, no? Ni Shenha. Parang kasi siya naka-silhouette something. Mm-hmm. At saka parang siya naka-corset. Naka-corset na si Bakla, no? Parang naka, powerful. Naka-ano, no? Parang dito, Victoria's Secret? Oo, gano'n. Parang gano'ng level. Tapos yung, ano pa, yung wigaloo pa niya na parang white. Tapos, paano dito, hanggang wearot. So, ganda. Ang ganda nung aesthetics ni Shenha for me. At paka nakikita tayo yung hubog niya, yung hubog ng katawan niya. Diba? Sarong. Ikaw naman, Wadak. Ako naman, ayoko na ng Shenha kasi nasa kanya na yun. Hindi ako gaya-gaya. Competitive. Maldita. Diba? Kaya ano, kasi nagaganda rin ako Shenha, pero if I'm going to assess as a costume maker, pinakagusto ko talaga yung kay Ayaka. Kasi I'm a fan of kimono. And napaka-perfect ng Ayaka. Kung tinanggal nila yung ano, salawal na parang panty ng lola. At naka-panty ng pambata. Tinanggal niya. Maganda talaga siya actually yung pinaka-aesthetic nung ano,
nung damit ni Ayaka. Sobra. Even the fan, pag ano siya ng fan, the release nung ano, yun talaga, sobrang ganda. Amazing. Ay, RV! Hello! Loka ako. Kay boss, kay Mayor Jay at ang kanyang asawa na si RV. Ayan, shout out sa inyo. Ayun. Okay. Eto naman. Hindi next na naman question is... Ayan pala. Ayun, kumikilos. Nagta-type. Mm-hmm. The typing enemy you hate fighting the most. Andaw, no? The enemy you hate fighting the most in the game. The most? Ako, ayoko ng Spectre. Although madali siyang patayin, pero nakakainis yung lipad-lipad niya. Pero yung kailangan ko sa kay ano eh. Yung para kay ano, yung para kay Kokomi, yung Ascension Emery, yung Ascension Emery niya. Ayun, nakakaano, ang hirap ng patayin, girl. Lalo pag wala kang ano, wala kang powerful na bow user. Pantay mo pa siyang bumaba. Bumaba ka. Gaganon ka pa. Para ma-tegibam mo lang yung mga lumilipad. So, yung na. Parang aso? Yung ba yung aso? Or... Yung makabilog sila. Para silang mga bayaba sa sumilipad. Ah! Okay, oh, yeah. Yung sa Inazuma, sa may Motatsumi Island. Oh. Ako na-experience ko yun para kay Goru. Oo. Makakainis yun. Ayoko yung patayin. Kasi parang, la, ano ba yan? Ay, bumaba. So, hindi siya mahampas ng ano, ng hampas ni Yula. So, yun. Yan naman, Wadok. Hate, pero siguro for me, yung pinaka-challenging lang talaga. Yun na yung pinaka-challenging. Si Raiden. Si Raiden ang pinaka-challenging ever. Ah, yung domain. Yung domain niya, oo. Kasi oo. Enemy naman rin, diba? Di naman yung sinabi kung alin ano. So, yun yung pinaka-mahirap. Hindi naman pinaka-mahirap, yun yung challenging. Kasi you need to have a really strong composition. Mm-mm. Na force ka na magkaroon ng electro. Kasi, you need an electric on that team. So, talagang, kailangan, you're gonna fix yourself na electro to. And, hello, the shield is electro. Paano kung main electro ka? Wala rin magagawa yun, diba? So, it's the composition talaga doon sa team mo pag lalabanan mo siya. So, ang grabe, ang daming turns, ang daming niyang, yung behavior niya, you need to be very understandable in her behavior. Kasi yung iba, parang no-brainer yung iba. Pero this one, pag una, pangalawa, pangatlo mo pala siya, no, hindi mo at wala nagtuturo sa'yo, hindi mo malalaman yung behavior niya na talaga. Diba? So yun yung, feeling ko, yung pinaka-challenging. And I really like what's happening in Genshin kasi they're putting a lot of, ano ngayon, behaviors in the boss fights. Mm-hmm. Ang sabi ni Chris Calao, pa-shoutout kay Barbie and kay Maddox. Hello! And sabi ni Jay, pa-shoutout din daw siya kay Madam Maddox tsaka kay Madam Tux. Andito rin si Jods. Hi Jods! What's up? Shoutout sa iyo, Jods. And, Mayor, kanina pa kita sinashoutan, kulit mo ah. Sabi naman ni sabi ni Dudsonal, magandang gabi kay Barbs at Maddox. Hi, Boss Dodge. Napaka-supportive niyan, guys. Grabe. Dodge is, ano, nag-purple platform pa siya, nag-download siya to support our Filipino community there. Napaka-supportive niyan. Thank you. Sabi naman ni Arlon Malabanan, panty ng Lola Suprema. Ayan, sabi ni RV Buen Consejo, kain tayo chicharon, sabi. Sarap, chicharon. Sarap naman ni RV. Ay, nang chicharon ni RV. Diba? For the munggo. Mayor, kamusta ang kachicharon ni RV, Char? Pasok naman tayo sa mga niluluto sa Genshin. A dish you want to try in Genshin. Ano daw? Yung ano? A dish you want to try. Yung food na gusto mong itry sa Genshin pa. Ano ba? Parang wala naman nata kung maanong food. Like sweet madam, tapos ano pa ba yung iba dun?
ano, sa tunay na buhay, kung sakaling maging ano siya, oh, maging in a real life pagkain. Kasi ano, real life pagkain naman siya talaga, girl. Oh. Sa real food naman. Mm-hmm. Ako siguro, kung magiging tunay silang pagkain, gusto ko maano doon yung ano, triple dango balls pa yun. Yeah, mahilig sa balls at sa dango. Ah. Oh, diba yung dango, gaganong-ganon yung dango? Hilig ka para siyang ano, para siyang shopo nilagay sa stick na may iba't ibang kulay. Ganun. Gusto nyo malaman kung itsura ng triple, ano yun? Triple dango. Dango. Oh. Triple dango with balls. Yung ganon. Sa tingin ko, ay, triple dango something yun eh. Alam ko ganun. Parang ganun. Ikaw madama. Sa yun! Ako, ano, Jade Parcel. Kahit allergic ako sa shrimp, I wanna eat it. Diba? Guys, yun lang alam ko. Ang sabi ni Arnie Tayag, may tinatanong si Arnie, ano po mapapayong nyo sa aming mga nagnanais maging streamer ha someday? How do you handle difficult viewers? Si Maddox, perfect siyan. Ako ba? Ah, sige. Ako kasi, I really don't care. You know what, guys? Ito lang ang pinaka, lagi ko sinasabi, even kay Barbie. If you have haters and difficult viewers, sabihin, there is your effective streamer. You have okay. haters. Alam mo, guys, yung mga artista dyan, they have a lot of haters. They're gonna talk a lot of you. So, let them be. Mm-mm. Kasama ka pag-usapan because negative is still as publicity. Even it's a negative publicity, is still publicity. So, alam nyo guys, hindi sila nagpapalamon sa inyo. Correct. At at nakakatawa dyan, it's so ironic na kung sino pa yung mga hindi naman na magbibigay ng stars, sila yung makuda. Diba? Sure. That's why when I have a viewer like that, sabi ko, oh talaga, I won't read your comment unless you're gonna send stars. Send stars. Oo. Diba? Content din yun. Yeah. Diba? Uh-oh. I mean, hate me whatever you want. Hate me. Diba? Hateable Uh-oh. Naman ako. I don't care. I hate you too. It's a type. It's a liver. Diba? That is the confidence that you need if you will be a streamer. Hindi ka dapat manipis. Hindi ka dapat naapektuhan kung ano man ang sabihin nila sa'yo. Eh, alam nyo, ako and si Barbie, we have a boat kami. Parehas kami ng idea sa buhay na just make fun of yourself. Correct, oo. Diba? Make fun of yourself. Kasi, alam mo, kami, ang dami namin pinagdadaanan ni Barbie na yung linalagay yung mukha namin sa ibang ano. And you can see if you don't like it, save it to your viewers. I don't like it. I hate it. Diba? Ganun lang. Parang dito lang, nilagay nila ako kay Jake Cyrus. Sabi ko, oh, don't do that again kasi I feel offended. Sabi ko, ayoko ng Jake Cyrus yung lalagay. Lagay niyo ako sa lahat. Yes, sa puti, lagay niyo. Huwag lang kay Jake. Send na muna ako. Ha-ha-ha. Ayun yung sabi ko sa kanya. And my viewer is still there. Diba? Ayun lang. Ako naman, kasi ako ano, art of dermatology talaga ako eh. Yeah. Like, oo, di ba naman yun, Modox? Diba? Like, art of dermatology lang talaga. Kasi... ako kasi mas kina-count ko yung blessings over counting negativities because kung konti lang naman yung mga ganyan eh, mas ang kina-count ko dyan yung mas marami nakaka-appreciate sa'yo, mas marami nagiging inspiration ka everyday by just watching you. They are somehow having a good vibes with when they having a bad day. Can you imagine, meron ako isang viewer, bad trip siya for that entire day nung napadaan siya sa stream ko. I made his day. Yung mga tali-tali ko lang na gano'n. Yeah. Gano'n. I can so, feel you. Mamaya share ko. Sige. Diba? Parang, dahil doon, lalo akong namamotivate everyday. Lalo akong namamotivate to give good vibes. Lalo akong namamotivate to move forward. Yeah. Hindi ko na iniisip yung mga ganyang negative. Oo, tsaka hindi mawawala yung mga inday, yung mga bashing and talakan portion sa comment section. Kasama yan sa live. Mahuhulma yung mga pagkatao nyo sa ganyan. Trust. Hindi yung viewers na magagalit sa'yo. Mm-mm. Merong mga ingitero na streamers, merong mapifeel nila mayabang ka because you're flexing something like me. I was like that before. Like, ang dami streamer na galit sa akin because I was flexing my characters.
Na parang they feel that nauumusan ko sila, parang ganun. Mm-hmm. And hindi naman ako ganun. I was just like proud, 'di ba? Mm-hmm. Maraming ganun, and you just need to be silent. Take it as a positive note even if it's so negative. Tapos learn from that event, like ako na oh sige, I won't flex anymore that much. Mm-mm. Kasi ganun pala siya. There is a learning experience doon sa ganun eh. 'Di ba? So for me, ang pinakamapapayo ko lang sa inyo talaga is just be on your stream. Mm-mm. Relax, magkakagusto sa'yo. There's no people na lahat magugustuhan ka eh. Hindi lahat ng people ganun eh. Kasi may iba-iba tayo ng mindseting, di ba? Tsaka iba yung taste ng stream natin. Kung gusto nila nito, ayaw nila nito, don't care. Di ba? Ako meron nga ako sa Valorant because I'm not really good at Valorant. Parang, I'm still studying Valorant. I'm still, I know I'm not good, but I mean, I'm much better than before. Diba? Pero, merong viewer na sabi niya, ganyan, ano, yan laban lalaro mo, tapos bobo ka pa. Sabi sa akin. Mm-mm-mm. Alam mo yun, kung manipis ako, hindi ako magma-Valorant na. I'll just cry over that. Pero, because I'm a strong, independent woman. Yes. I ignore it. Tapos nung umuulit siya, I banned him. I really don't care. You're just a viewer. One viewer ka lang. I don't care kung ma-unfollow mo or what. I don't need you. I don't need toxicity in my life. So, bye. Ganun lang yun. You just know, pag nag-stream ka kasi, you need to know na and understand na you won't please anybody. You won't please everybody. So, but you will have friends in your stream and they will support you all the way. Like Barbie, kami dalawa, we support each other. Parehas kami ng moderator. Parehas kami ng... Diba? We even stream sabay. We don't care. Diba? Ganun kami. So, I advise you, pag nag-stream kayo, ganun lang. And don't count your viewers. Never count your viewers. Isa pa yun. Alam nyo, mag-start kayo as a streamer, zero viewers. Even kunyit matagal ka na, meron mga ano nga dyan eh. May mga grabe na thousand na yung followers nila na 12,000. Pero makikita mo sa zero viewers, but still, they're streaming. Because hindi naman araw-araw nandiyan sila. Oo, correct. Mm-mm. Tsaka incorporate ko lang yung ano, i-connect ko lang yung sinabi ni Modox. There's always one out of 1 million viewers na will appreciate you. Na nakakataba ng puso yon. Like, nakita kanila yung kagaya naman ko kanina na nag-good vibes sila. So, ayun, tatambay na sila ng tatambay sa'yo kasi you have made their day na ano, ayun, i-appreciate nila yung mga ganong kasing viewer. Diba, girl? Ayun, yun lang naman. Exactly. Na mapapayo namin ni Auntie Nyo Modox. Magbasa naman tayo ng comment. Sabi ni Beans, proud friend po ako ng dalawang yan. They raised me up so I can stand on mountains. Kanta yan, girl. Kanta yan. Sabi ni Mami Ladini Badiola, haha, same. Naranasan ko yan sa balo, pero balo pa rin. Not every day maganda tutok mo, but that time nakakatawa. It's so funny, it's so ironic na ako yung top frag, ang kill score 35, tapos sabihin niya ako ng bobo, well, it doesn't affect me, I feel so good. I even perform ace that time alone. Correct. So, never. Sabi naman ni Jay, proud friend din po nila akong dalawa and proud C6 Amber din. Haha, Charlie. May pag-flex. May pag-flex hanggang ngayon, girl. Yes. Sabi naman ni Sir RB, madam, para sa vice presidente. Vice presidente pala. Daniel Garino, I raise you both so will my children. Diba? Kahit ko yung anak ko. Correct. Diba? Sabi, sira anak ka nga, sabi ni Vince.
Vince. Yan, si Vince at si Daniela, yan, silang dalawa ay isa sa mga kasama sa shoutcasting for the Valorant tournament. Again, yung mga nagba-Valorant dyan, ina nyo, sumali kayo. Uy, labang chan din yan, guys. Ang prize pool would be a 5,000 pesos at stake. So, if you and we're open pa rin sa, ano ah, open pa rin kami sa sponsorship, guys. If you want to sponsor. Oo, mapa-small or big. Yeah, we really appreciate it, guys. I'm gonna make sure naman na pupunta yung sponsor nyo sa viewers naman. It's not for us. Yes, correct. Mm-hmm. Sa mga saan ba namin makikita yung link na ano ng link ng tour patour namin sa ano ka page ko sa page daw ni Wadax. Sana sabi ni Ladini sana all 35 kills. Madam na 40 kills ka nga eh. Diba? Powerful yan si Modox, guys. Uh-huh. Like legit. Ako pang ano lang, pampalit pang trade. Guys, ito ah, no bola. I can see myself kay Barbie kasi noong una ko nag-Valorant. And hindi naman ako nagbabrag na sobrang galing ko. But, you know, dati kasi as in talaga nakakatawa. Nakita niya yung video. Nasa video yan, i-repost ko. Nag-sniper ako sa icebox. Nasa taas. Sabi ko, ayun. Wala na ako nakikita talaga. Diba? I mean, ako, I always learn games in a hard way, but I want to help people. Like PJT, if you know PJT, I ako nagturo sa kanya mag-Genshin. I have a friend in US. Ang pangalan nun, Barbie yung guwapo na friend ko, nakalimutan ko. Tinuruan ko rin siyang mag... Si Eric McCartin. Nakalimutan ko yung ano niya, nakalimutan ko yung pinaka-page niya. So, I mean, ang dami kong tinuruan. Even si Chindal Des, kasama ko siya dati, tinuruan ko sa kanya sa Abyss na tuwa-tuwa siya, na sumikat na ngayon na nagkiklaim ibang streamer. Sila yung naka-discover siya. I mean, yung alam niyo yung ano, yung sa... Hindi Pale Flame, yung isa pang physical na artifact. Yung tatlo yung abyssal ano. Nakalimutan Noblis. Ko yung ano eh. Noblis. Ah, yung sa Noblis. Diba tatlo yun? Mm. Tapos yung kokolektahin mo siya sa gilid, tapos ano mo siya ng animo, Betty or ano, tapos kung ano yung papasok, mawatanggal lahat ng ano, elements, ganon. Noong time na yun, at that was January 2021, January 2020 pa siya ng November, tinuro ko kay Chin yun. Tawa siya ng tawa. This, ang name ko pa nun is Asuna and we became friends. Ayan, di ba? Nag-guest siya sa ano, sa stream ko dati. Sa DMT. Yeah. I was like, sa akin kasi wala lang yun eh. I love helping people. I love helping people. Like si Barney, talaga nag-represent ako yung sarili ko to help her. Correct. Sabi ni Vince, laman chan din yan. Pati yung nagpapa-event, pakilabab nyo na rin. Diba? Yan na. Gusto ko malaki et. Gusto ko yung pag sinubo ko, lalabas sa kabilang ulong ko. Ganon yung hindi ko. Punta sa lalamunan ko, papunta sa chat, babalik. Ganon ha, gusto ko. Back to topic. Ano, favorite place on the map sa Tibet? Tibet? Ano ba? Ako ano, Inazuma ako eh. As in specific place ba? Please? Okay. Ano ba? Ako yung dun sa may ano, yung tambahin nila Zhongli. Yung mga, yun sa ano, sa Mount Aokang ba yun? Sa Mount Aokang. Yun, doon. Parang, siguro pa nandun ako in real life, parang ang sarap mag-moment. Ganun. Siguro yung ano, yung... tawag dito, yung kay Diluc, yung ano niyan, yung... Tavern. Don Winery. Ayun, yung Don... Hindi yung Don Winery. Sa tavern. Oo. Kasi ano, ako, hindi ako lasinggera, pero ang lakas ko na uminom talaga pag uminom ako. And di Barbie yan.
Hindi, pero tsaka ano, I love a bar kasi marami dyan ano, makukuha. Mamimit mo, mga tao, tapos paggabi, booking, ganun. So, I love it. Char. Next question is, why did you start playing Genshin? Where? Why did you start playing Genshin? Why pala? Okay, yun nga, para something new, something fresh. Tsaka yung first RPG game. At the same time, para alam ko rin yung paano yung mga galawan ng ganyan, kung paano yung mga switching characters and stuff, gano'n. So, para something new talaga. Kasi parang pag RPG, parang ang daming pasikot-sikot and such. Pero yun, na-cope up ko naman. At yun, hindi ko rin nakalala na sa IOER na rin ako. Yun lang. More on new experience. Something new lang. Ako na. Sa akin naman, kaya ako, actually moving on ako dyan. Kasi that time, before Genshin na-release ng October, ano pa ako noon, namatay yung asawa ko. Yung fiancé ko, actually fiancé. Namatay siya ng August. So, yun. So, it was really painful for me and I need something to drive away my mind and anxiety away. And yun, na-found out ko yung, because I love games, and since birth, gusto ko laro. So, nung time na ayoko ng Mobile Legends kasi very toxic lang, parang na-upset ako lagi. And I need a community and a game that is very relaxing. And here we go, na ko yung si Genshin, ayan. Kasi I play Honkai Impact, so nalaman ko yung Genshin. So, ayun, naglaro ako. So, actually, it helped me to move forward. Kasi, thanks to Genshin, I found enemies. I found really good friends, true friends here in streaming. Correct. Same din. Mm-hmm. Like, ako yung hindi ko expect yung welcome ng community. RG, makalino shared your stream. Low air pa ako. Natatawa-tawa na sila sa mga patili-tili ko. Yung mga pag nalalaglag ako, tapos bigla ako mag-glide, ganun. Ayan, tapos yun, the whole community is grabe. Grabe yung support to each other. Like, walang something, you know. M-M, ganun. Ayun lang. Shoutout ka pala kay Slumber, kayong si Ronald De Luna Aldabe. Tapos sabi ni, ano, ni Melvin, sana all for si Barbie no comment. Ah, talaga, salamat, Melvin. Gusto mo ba ng fries? Opacity. Tapos sabi sa'yo ni Wolf, Modok, so sorry for your loss, sabi niya. Oh, it's okay. Gusto mo kapalit ka na. Char. Shoutout. Apply lang kayo, Diyos ko. Alam nyo, konting kiss-kiss lang sa akin, mabigay ako. Diba? Ayun nga. Sa next question ko naman, who was your influencer in playing Genshin? Sino yung nag-influence sa'yo maglaro ng Genshin? Ayan. Ako muna. Ako muna siguro. Ako siguro yung friend ko. Ako sagot ko lang sarili ko. Yun. Ako yung friend ko kasi, dati kasi nag-i-stream siya ng Genshin. Bago ko mag-stream, siya una muna nag-i-stream ng Genshin. Tapos parang nakita ko yung ano nung game, yung flow ng game. Parang dami nangyayari. Na-curious ako. Tapos nilaro ko. Tapos nung time na yun, nung bago ko tayo makilala Modok, yung siya yung nag-aano sa akin, nag-aano sa akin ng mga information. Na-information overload ako. Ano din ko lang to? Ito yung ano, naglaro ka ng siya ata yung nag-smurf and then nag-pilot ng account ko sa Valorant. Tapos chinika mo yung basta! May pa secret reveal dito. I remember. Ayan, siya yun. Chinika ko yung ano, sa Batangas mo. Ata. Sa Batangas ba yun? Ewan ko. Yung dun sa ilalim ng ano, nung gabi sa ilalim ng ano. Puting ilaw. Ayun, wala mo yung bonus for today's stream. Pinakaalala mo, hindi ko na nakaalala.
Diba? Yun, siya yung nag-ano sa Adams yun. Tapos nag-ganshin na ako, hindi ko alam yung ginagawa ko. Tapos as I'm going, so nanap ko na kilala, mga co-streamer, sila Modok, so yun. Tali-tali na. And it's so good. Our community is really small, guys. Pero I'm so happy. Sobrang and happy strong. Ako. Yeah, and strong. Let lang ng community namin. Kasing let ng titi ni Slumber. Charot lang. At si Slumber, sabi niya, ay palabasa ng comments sa ibang stream, pero sariling stream di kami pinapansin joke. Ah, talaga, Slumber. Ay, kasi nakon, podcast to, Slumber. Nagigil mo kami. Moment namin to, moment mo to. Uy, nakagayat ka, Slumber. Next question. Hiwalay na tayo, di na tayo bane. Do you have any regrets playing the game, Genshin? Ay, ako wala. Regret saan? Playing the game, Genshin. Ako wala. Wala rin ako, kasi even though nalugi ako and everything shit happened to my first account, I'm still here, di ba? I mean, I don't regret it. Kasi there's a lesson learned behind that, di ba? Na I can share to my viewers. I like, don't will any more fucking shit! Di ba? Oo, ganun. Ako din wala kasi, kasi nga, first and foremost, the community. Yun nga, yun yung nagpa-move forward sa nagpakilala sa akin sa streaming, the whole Genshin community fam. Kaya wala rin akong pinagsisihan to play the game. Ayun. Ang sabi lang ni Maitsu, well, I'm curious to ask, what region in Tibet do you guys wish to live? Region down. Region. Hindi ko pa masasabi kasi, I mean, wala pa naman kompleto. Oo. I think I want, kasi I love Japanese culture, so I'll go for, Liwe. Inazuma. Liwe, Japanese girl. Sipain ko kaya mukha mo. Sorry, ah. Sorry talaga. Nagigigil ako sa'yo, ah. Oo. Ako siguro, ano ba? Yung sa may bandang Watatsumi Island, kasi parang lakas baka inkanta dyan ng ganap. Tsaka yung mga aesthetic, yung mga lumilipad ng mga jellyfish, gano'n. Tapos parang anda. Parang si Ariel ng Little Mermaid. Gano'n. Yan. Hello, BZ! What's up? Yan. Go. Kay Thomas naman. Boss Pass, may pooling addiction po ba sila? May pooling addiction daw kayo. Ako wala. Wala. Pool. Wala ako, actually. Dati may pooling addiction ako kasi sabi ko nga sa inyo, guys, even my Mona is C6 before. So, may pooling addiction ako dati. Pero this time, nagpapasa ko sa mga banner. Tapos nakakainis, guys, kasi lumalabas sila ng early. Ibig ko na ko! Nabuisit. Alam mo yun ba, kaya ako pinuli yung weapon kay Ayato kasi lumabas siya sa 40 pulls. Eh, kinukuha ko lang naman si Sucrose. Diba? O, tapos sabi ko, I don't like Ayato na kasi kahit strong yung character niya, maganda yung character. It's really unique. Pero may Mona naman ako to be an Hydro Applicator, so sabi ko, ito na lang gagawin ko. Mm-hmm. Tapos, lumalabas, girl, malala! Makikita niyo yung post ko, minura ko talaga siya. Sabi ko, putang ina mo, Ayato, bobali. Ayun, boba ng ina mo, gano'n. Ayun, yung nakalagay doon sa ano ko talaga, napakatigas ng ulo mo, gano'n. Tapos, pagpula ko ng haran, guys, kala ko matatalo ako, because, actually, kala ko makukuha ko yung elegy, pero haran pa rin. So, kung ano yung gusto ko talaga weapon, guys, hindi pa ako natatalo ever. Correct. Yeah, pero hindi ako nagpupul sa lahat. Next question. How important Genshin Impact for you as a part of your daily routine? Ay, taray. Super important. Siguro yun, dinibigyan ng sense of urgency, especially pag sa dailies mo. Kasi yun na nga lang yung free most mo eh.
Yeah. At the same time, it's giving you somehow na yung pag-schedule mo. Especially pag may gusto kang i-build na ano, kailangan alam mo yung schedule ng mga bawat booklets, ganun. Talent books, ganun. Nibigyan kanya ng somehow sense of responsibility. Ganun. Yan ang for me. Ko, ano, for me kasi, it is, ano, it's a part of my life, but that's the least important for me, guys. Tandaan nyo, game is to entertain you. Correct. It's just a luxury. It's a leisure. So, ako, I have, yun nga sabi ko sa inyo, tatlo trabaho ko. So, for me, kasi streaming is, ano, is part of my work. Para work ko na to eh. Every day, I feel obligated to stream. Kapag nga nakatulog na ako, kahit pagod na ako, I still stream. Nakatulog ako sa stream ko. Tulog stream siya eh. Tulog stream ako, guys. And kapag natulog stream, yun na lang sa akin yung ano, stars nyo, abulo yun tawag. Namatay ako sa stream eh. So, pero ano, guys, always remember that life is more important than game. Kung etong trabaho mo in real life yan ang magbibigay sa iyo para makapag-pull ka sa iyong game, para makapag-enjoy ka. Magtatrabaho ka para mag-ipon kasi baka mamaya mag-update na si Genshin, guys, at di na kaya ng phones nyo, mga putang ina nyo, tapos iiyak kayo pag wala kayong phone. So, trabaho muna, guys, before anything else. Follow-up question. How do you balance work-life with gaming and streaming? Oh my God. Sige ka muna, girl. Ikaw muna. Ako muna. I'll give it a break lang. Away lang. Ah, sige. While she's having a break, ako kasi nag-hiatus na ako eh. Especially ang naging stream schedule ko na or gaming schedules ko na is wala akong stream ng Wednesday and until Friday kasi ang dami kong mga eksena sa work. Ang bigat ng workload ko on those days. Tapos, tuwing weekends na lang, Saturday, Sunday, kahit may shift ako, pwede kong isingit yung stream. And also, Monday and Tuesday, since rest day ko. So, ayun. Yun, ganun ko na siya binabalance ngayon kasi ayoko naman na mag-i-stream ako or mag-game ako ng pagod ako kasi ang pangat na papakita mo sa viewers mo na you're so tired. Kailangan, you have also exert effort and energy to show them para, alam mo yun, hindi maapektuhan, parang hindi rin sila maapektuhan na on what you're currently on, mga ganun. Tagagaling mo, doon ka pibrik pa. Ganun ko siya binabalas sa yun kasi pupada din naman ang pahinga. Kasi nagkakasakit ka, wala din. Diba? Ayun. Tagagaling mo, Dox. Nawala ka sa Genshin, Barbs. Ay, nawala ako sa Genshin. Like, legit. Anong nangyari? Wala ka sa upuan mo. Saka na po. Anong nangyari? Oo nga. Teka lang, let's go. Nana tayo doon. Ayun na guys, habang hinihintay natin si Madam Modox, don't forget to exclamation point notify para manalo ka sa Power Team giveaway mamaya bago matapos ang podcast. Uy, shoutout kay Bobby Bangkor, andito si Bobby. Hello Bobby, thank you for the follow kay Tato Richard. Kumusta ka na, man? And thank you sa pag-share, Raymart Makeda and RJ Makalinaw. Si Tito Raymart, ano ko yan, Tito ko yan. Hi, Tito Raymart! Good evening, thank you sa pag-share. Good evening. Ngayon na si Madam. Ngayon na si Madam. Tapos ng, notify! Ay, ikaw na, girl. Nasagot ko na yung... Ano yung question ulit? Paano mo daw nababalance ang work over streaming / gaming? Ano, tumatawid sa sa alambre. Baga mo. Tapos gumagamit ang balance dito. Hindi, pero kidding aside,
Kasi nga, ako, well, marami akong work. Workaholic ako. Pero guys, you need to, actually, I learned it in the hard way na paano ko ibabalance yung kasi kasakit talaga ako before, di ba? Umina talaga immune system ko noon kasi, tsaka na ano ko, na, ang tawag doon, parang na-burn out. Parang na, ang dami ko work, tapos hindi ko binabalance yung ano ko, yung streaming career ko. So, stream wisely, guys. Pag pagod ka, don't stream. Tapos, stream lang kung hanggang saan lang yung kaya mo. Don't stream that much. Ako lang, nag-stream lang ako ng 9 hours ngayon kasi I miss playing. Tapos, nag-a-adjust na ako kasi gusto makalaro sila Barbie. So, I work. Yung two jobs ko kasi yung isang job ko, yung first job ko kasi I'm a registrar sa school. So, pag wala akong ginagawa, I do my second job doon sa school. Ganon. So, you need to balance it. Ganon lang ako. Mas importante sa akin, guys, ang trabaho kaysa sa paglalaro. Pero because, sabi ko nga, ako ginawa ko ng trabaho tong paglalaro kasi alam mo yon, parang I won't be hypocrite if hindi ko sasabihin hindi ako kumikita sa pag-listing. Kumikita ako pero it's not that gonna pay my bills. It's not pare. Gonna do it. I mean yung inaano ko mas malaki pa yung tinutulong ko. If you don't know, last year, 1 year project ko yung tumulong ako sa mga bata sa Tawi-Tawi, all my earnings went there. So, yun. So, ganun lang mag-balance ang life, guys. Know your priority. Correct. Next question. If man is not a factor, which character or weapon would you wail for? I'm sorry? If man is not a factor, which character or weapon would you wail for? SOBP! Yeah. SOBP for my Yula girl. Character. Kasi... character ba? Character or weapon. O, sino character or weapon. Dalawa talaga. Dapat may isa lang? Tama, dalawa. Dalawa. Okay, kung sa character... Siyempre Yula na. Bakit siya Yula? Powerful na. Okay. As far as ang powerful ng C6 Yula, di ba? Kasi hindi ko po na sa C6 eh. Bakit SOBB? Ina, para sa aesthetics ni Yula. Tsaka malaki din yung bigay noon na moto na use nung weapon niya. Ito madam. Teka, pinatawa ako dito kay Boss Bob. Boss Bob is my a long time friend in Genshin and sabi niya, Maddox lang puyat lagi. Ayan. Ang pinaka question ba is I gonna choose something from R5 weapon or C6 na character? Parang ganun ba? If man is not a factor, which character or weapon would you wait for? Yeah, so should I choose if going to character or weapon? Parang ganun ba? Hindi. Yeah. Dalawa sila. So both. Uh-huh. So... No, I'll go for Venti. Venti is really useful, guys. Venti is very adjustable in the game. Since animo siya, kailangan siya usually in any team. And kasi kayang-kaya magbigay ng big amount of damage si Venti even hindi siya support. Lalo na sa C6 constellation niya. So, very useful. Tapos, sa R5, if going to have a chance, ang pinakamagandang weapon for me is Kagura's Verity. Kagura's Verity is really nice. The stat is really nice. Very high attack. Tapos, ang taas ng crit damage. Tapos, the thing is, the effect is really nice too. Actually, pwede mo siyang gamitin sa lahat ng characters. And,
And siya tayo pinaka best weapon in the Catalyst ano list. Ayun. Okay. If you are not a streaming Genshin Impact, what game would you stream? Valorant. Ako rin Valorant. Or pag nagkaroon ako ng matinong mga mirroring up or mga pang ano, baka mag MOBA games din ako, like Wild Rift and ML. Or yung hindi pa dumarating na gusto namin ni Barbie, yung Duke Evil. Oo, oh, yung Duke Evil. Abangan nyo kami quitting Genshin pag lubas yun. Yung Duke Evil. 2022 daw ang release eh. Yes, I think it will be in the end of the year. Before mga November din. Sana lang talaga no, di sumilab yung mga GPU namin, otherwise. Well, ako hindi bago to, bala ka diyan. Sana all. Follow up question ko lang. Or if you are not a streamer, what would be your go-to career instead? Ako siguro ano, super focus lang din ako sa current work ko ngayon. Tapos parang siguro magpapapromote ako as higher than my position now. Pero pag nag-ano ako, nagpa-promote ako, wala na talagang streaming at all. Sundan ko na lang i-boost lahat ng energy and which is, nasa ano kasi ako ng BPO and yung work ko kasi is more on admin stuff. Hindi na ako nagte-take ng calls. So, yun. Ikaw, girl. Ako po. Kasi I've been a pok-pok. I've been a pok-pok before, so... Tinigil ko lang. Oo. Diba? Itutuloy ko lang. Ako rin pa rin, ano, concentrate. Yes, correct. Para alam mo yon, diba? Masaya ang buhay. di pa ba halata, hubadera ako? Ganon. For the content creator, exclusive content. For as low as $4.99 per month. Yes, yes. $4.99, guys. Yeah, you can watch our Bay stream. I may question si ano, si Maitso. Before Genshin, what game do you invest most of your free time? Valo! Valo! Valo. Yeah, pare-parehas kami, Valo. Yeah. Next. Sabi ni Jotsan, Pong Squared. Pong Squared. Pong Squared. Pong Squared. Next question. What do you want people to remember you for after, ano, for, ano, to remember you for after your streaming career is done? Ano yung gusto mong matandaan sa mga people, ano, viewers mo? Parang maging trademark mo. Ako talaga, ako lagi ko ito sinasabi eh. Stream ko, na ang advocacy ko talaga is magpasaya. Because the world is already full of negativity and hate. So why can't we contribute happiness and life and energy? And I thank you. Ikaw talaga, bito pang use universe girl eh. Diba? Ganun lang yung ganap ko. Ganun. Ako naman, ang pinaka gusto ko matandaan nila na I help people. I'm not, I look intimidating. Sabi nga nila, mukha daw akong anak ng drug lord. So, mukha daw anak ng drug lord, pero squammy. Diba? Squammy Lumpur with a big heart. Yes. Yes, I have a really big heart. And big dick. So, that, pero in all seriousness guys, I want to be a model kasi may pag ang tawag nila sa akin talaga lalo ng mga ano ng aking mga moderator, Mommy Maddox, Mama, Mommy Mudra, yung mga pupunta sa akin, Moms, 'di ba? Kasi nakikita nila how I become a mother to them kasi yung love ko sa kanila, very unconditional. Alam nila, Barbie, very unconditional. As in, nakikipagpatayan ako kahit sikat na streamer, guys. Para na-offend yung... There's a story behind it. Yung isa ko moderator, inaway nung
nung big streamer. Inaway ko yung big streamer. Diba? Ganun ako. I don't care if you're sikat, you're strong. Fuck you. Ginalaw mo yung moderator ko. Ganun. So, yan. Madam, ganun siya madam, nagmaldita din yung camera mo. Hindi, wala. Okay na. Okay na yung camera niya. Hindi. Hindi pa rin siya gumagalaw dito sa akin. Ah, sige. Antayin lang natin. Ah, galaw-galaw ka lang, girl. Ganun-ganun ka. Ito rin mo kaya. Tinurn off mo ba ka din? Yeah. Open mo ulit. Ay, chara. Ayan, okay na ulit. Alright na, okay. Okay, kasi to si, ano, si may bug kasi si Discord ngayon. Mm-hmm. How was your first streaming experience? Ano? How much your first, ano? How was my first stream? Yung experience mo daw as a streamer. First ever. Ako ano, tawag dito, hindi naman ako masyadong nanibago na. Kasi alam naman, lingid ba sa kalaman nating lahat na napakadaldal ko. Tsaka I really love acknowledging all the people, all the random viewer na papasok at papasok sa stream ko. Kaya as much as possible, ayoko may ma-miss na ano, ayoko may ma-miss na viewer na nag-like and share ng stream ko na nandito pa ako sa Blue Platform. Kung kailangan kong sumikaw, tumumbling, para ma-acknowledge. Because, you know, simple gestures like that, it will make them really appreciated. Kasi, syempre, yung iba nating mga viewers dyan, they are also longing attention from the big streamers na hindi nila na-achieve. So, ang tendency, lumalapit sila sa ating mga small-time streamers. And when they feel like... Welcome. Oh, na parang, oh, natouch ako, na-appreciate niya ako, ganyan-ganyan, na-shout out niya ako, I'm so happy, mga ganyan. So, yun, nakakalaro ko yung streamer, ganun. Oo, ganun, malaking pride sa kanila yon, team. Yes. Oo, kaya yon. Kaya, for me, it's really, ano, it's really awesome and it's really memorable din. Yung very first ko. Ayun. Ikaw naman, madam. Very first stream ko kasi wala nga nagtuturo sa akin mag-stream, guys. So, tala-research lang ako. Tapos, Omelette TV. Omelette TV? Omelette Arcade. Omelette Arcade ba? Yung ano app ko. Tapos, nagtatype talaga. Alam mo yung nakikita mo yung, di ba, pag double screen ka, makikita mo yung chat mo. Mm-hmm. Ako, ang ginawa ko double screen yung laptop ko. Tapos, ang nag-game ako dun sa ano, sa iPad ko. As pag meron ng ano, meron may message yun, nag-chat support ako. So kaya tawag ko sa sarili ko ng chat support streamer. Tapos para ko ano, di ba para sa mga, yung meron ganito, may ganito na sinusupport ko ngayon, nakakatuwa. Nakikita ko yung sarili ko sa kanila na parang wala pang setup, wala pa, pero gusto mag-stream, gano'n. Tapos ang pinaka-memorable para sa is, there is someone na laging punta ng punta sa akin. Tapos, tuwan-tuwa siya sa mga, ano ko, nanood siya talaga sa mga, ano ko. Tapos, lalo na pag nag-whale ako. Mm-hmm. Oo. Tapos, sabi niya, why not, since nag-whale ka naman, why not buy a PC? Doon na ako na gano'n. Oo nga, no? Bakit nga ba ako nagagito? Kung yung sa whale ko, binili ko na ng PC, why not? Diba? So, I stop whaling. Tapos, wala ako ng PC. Ayun. Palaki ng palaki kasi nung nagbili ako PC, nagpagawa ako table. hanggang nagkaroon ako ng loft bed, ganyan. Just kumariyos ang gastos. Diba? Pero, that's the first, unforgettable talaga yon. Unforgettable yung ano na yon. Kasi, alam mo yun, 0 viewers, 1 viewer ka lang. Pero, nafe-feel mo na hindi ka na-discourage. Hindi ako na-discourage kasi noon. 12 hours pa ako mag-stream noon. Ang likes ko lang, 5. Mga ganun. Ayun. Pero sabi ko nga, viewer is a viewer, guys. Na hanggang ngayon, bumabalik at bumabalik sila. Mm-mm, correct. Ayun. Follow-up question. How did you cope with talking to people at first? Were you nervous? Ito yung ano, nag-una pa lang kayo nag-i-stream. Yung mga ganyan tayo.
Abi. Ako hindi, ano, hindi, wala. Actually, bilang I'm really a intrapersonal intelligent person. So, hindi na ako, wala nang malaking adjustments na naganap. And I really love talking. Kaya nga, isa rin to sa naging ano ko eh, naging Mike way DZY ko is now following. To help my mental health and my sanity during this epic pandemic came. Mike TZY shared your stream. So yun, isa rin salamat sa ano. So, wala namang adjustments na naganap. So, more on just being myself lang talaga. And, ayun. Showcasing myself, yun lang talaga yung ganap. Ikaw naman, madam. Ako, sila ko. Pero pag nagigame kasi ako, I tend to be silent. Lalo na, alam nila Barbie, even now, pag Valorant na, silent ano talaga. Pag nagdadagdag sa man, huwag kayo maingay. Huwag kayo maingay. Wait lang. Tumahimik kayo, magputang ina nyo. Kung gusto nyo manalo, tahimik. Ganon, ganyan ako. Tapos so, nila mag-ano, mag-ASMR, mas maingay pa, putang ina. Bumubulong pero dikit na dikit sa tenga mo. Magputang ina nyo, hindi ko marinig yung ano, footsteps, mga hype. Eh. Ganon. Pero, yun yung ano ko, yun yung waterloo ko sa streaming na until now, I'm still being like that for some time. Pero sabi ko nga, kung mahal ka ng viewer mo, kaya di mo sila nakakausap. Kung, guys, kung mahal nyo ang streamer na pinapanoorin nyo, kahit it will take 30 minutes before they reply to you, dahil alam nyo naman na naglalaro siya, and I want to play. Ganun. Understand, please. Ganun lang. Understand. They'll get back to you naman. Kasi meron kasing ano na, meron kasing game na it requires a lot of concentration. Kaya maintindihan nyo rin yung mga big streamer na hindi nila na iniintindi yung viewer nila. Kasi, they want to show you great quality stream. Oo, correct. Yun. Quality stream yun, guys. Kasi, gusto nyo ba yung pinapanood nyo, yung favorite streamer nyo natatalo? Di ba hindi rin? Mas masaya yung nananalo siya. Nananalo, correct. Yan. Kaya hindi ko tinatanggal si Genshin kasi si Genshin ang ano ko ng pandaldal ko eh. Oo. Para baka mag-interact. Yes. Ayan. Shoutout muna kay ano. Ay, sorry. Sige. Opportunity to shoutout my Lodi Cakes and si Michelangelo Villareta na bumisita sa stream mo at nag-like ng stream for today. Papi, Tetu, Richard. Hello, hello si Lodi. What's up? Ayan na. Let's go. Ayan na. Ayan lang. Ako naman, thank you sa mga nag-follow kay Bobby Bancoro, tsaka kay Mike TZ. Ito ko yan, asawa ko! Kay Mike TZ, tsaka kay Ravi Santos, thank you sa pag-share ng stream. Malaki titi ni Boss Bob! Ada, boss. Ito, sunod na question is, what's the biggest accomplishment for your page as Woon? Sa streaming? Ulit, ano daw? What's the biggest accomplishment for your page as a whole? For your page, girl. For your page. Piling ako muna. Siguro yung nagpa-event ko dito sa Facebook Gaming, very first event, na yung All Razer means. Oo, yung All Razer, sa'yo nun. Slapper pa rin nun. Boyfriend to Slumber nun eh. Oo, kami si Slumber yung co-shoutcaster ko nun. Nagtampo nga ako doon kasi si Slumber kinuha eh. Alam, sorry na. Pero yun, that's one of my biggest achievement na talagang, kasi nagpa-event ako and marami rin, ang dami rin sumali. Tapos marami rin natuwa sa content kong yun. Kasi para nabigyan ng chance ang lahat ng mga Razer main na i-showcase ang kanilang Razer. And at the same time, mas ang dami natuwa noon dun sa event na yun. Yun lang yung for me. Yung feeling kong na-achieve ko talaga na moment ko sa streaming industry. Sa'yo, Maddox, ikaw. Ako proud ano eh, na achievement sa stream ko. Mm-mm. Siguro, ano, pinaka-proud moment ko yung 27k nipple ko. Charot! Hindi, joke. Hindi. Yung, ang pinaka-proud talaga sa akin, yung nakatulong ako
sa Tawi-Tawi Kids, even if for a year, na even I want to still continue it, but I cannot anymore kasi alam niyo naman, mahirap rin ang buhay. Yun. But, you know, the feeling, the experience, the thought that nakatulong ka sa mga hindi naman, di mo kakilala, pero nakatulong ka at naging part ka kung magiging asensado sila na mga individual kapag lumaki na sila. You're one of the part na nagbigay sa kanila at makakontinue sa kanila makag-aral kay even in a one year lang. Diba? Na, sobrang proud ako doon kasi sobrang heartfelt talaga na sobrang gusto kong pumunta doon but sabi nga nila medyo delikado daw ngayon doon. So, hindi ako nakapunta. Tsaka because of COVID rin. So, I cannot fly there. Ayun. Ang sabi ni Kim Payalcazar, yung may napakita si Ma'am si Maddox nung nag-send ng sandamakmak na stars. Ano yan? Ano yung napakita? Kasi kasi may podcast rin ako before. I'm just in hiatus lang naman. Namimisa nga nila eh. But it's a different kind of podcast. It's like a talk show. So parang ginagawa namin natin ngayon, pero walang topic about Genshin. It's about life. Life. Kasi may mga pa-blind item ako, may pa-Miss Universe question ako, kasakad na, mga ganon. Tapos ang pinaka-main ako yung tanong mo sa akin na may mga streamer na mukha or ano, artista, tapos tatanungin nila yun, o ano, pero may pa-chismis. Most likely friends nung mga streamer na naka-invite ko. Ayun. Tapos nag-spill ako ng tea, mga tsaa. Parang ginagawa kay Barbie kanina. Parang ganun yung ano niya. Ganun. So, nung time nung kay Baby Doll and Erica Mote, my God! So, my first ever makeup. Ito, kailangan maganda ako nung parang Sharon Cunetang Don Solueta, di ba intindihan, no? Oo. Parang ano, senadora nung tea. Diba? Naka-black ako na ano, ng coat, na ganito rin. Coat yun, tapos naka ganito, nakalabas yung ganito ko. Wala nga lang akong bubelya pa noon kasi may boobs na ako noon eh. Tapos natural hair ko kasi dati mahaba. Oo, di pa siya nagpapagan yan noon. Oo, tapos sabi ko maganda makeup ko babae, ganyan ganyan. Tapos sabi sa noon nandoon na meron doon simp ni Erica Mote na lagi nagse-send ng stars. Ang sabi ni Erica Mote 600,000 stars na daw yung total send ni nung guy na yon for that month lang na parang sabi niya, oh my God, sabi ko talaga? Anto milyonarya? Milyonaryo? Sabi ko ganyan. Tapos, sabi, pakita mo yung nipples mo. Sabi sa akin, ako, malang nipples ko, send stars mo. Magkano ba? Sabi ko, hanggang magkano kaya mo? Ayan na, lumabas na. 27,000 stars isang nipple. Nag-pressure ako, guys, kasi sabi ko, wala daming nung gusto magpalabas ang nipple ko kasi laging nga ako nakaganto noon. So, laging ninaano nila, labas ang nipple reveal, ganyan sila. So, sila Dandoy, nagsisend ng mga pa 100, si Kapbom, nagsisend ng 500. Sabi ko, hindi lalabas ang nipple ko dyan, di pa katumbas ng sweldo ko. Eh, eto, na 40, total ko noon, guys, 60,000 stars. Total stars ko nung gabi na yon, 60,000 stars, guys. Isang nipple lang, 27,000 stars. Promise. Naloka ako din, guys. Sabi ko nga, sige pa po! Sabi ko, di naglabas na yung dalawa nipples. Sige pa po, lalabas ko, et ko, labas yung dami pang stars. Sabi ko. Grabe. Unforgettable experience yun sa streaming life ko. Sobra. Magpakita ng ano, ng prunes. Ito, follow-up question ko para kay Barbie to, ah. Muna. Do you see yourself jumping up to a different platform like Facebook? Kasi nasa Twitch ka na ngayon. Mayroon ba chance na bumalik ka sa Blue Community? Meron. Meron at meron naman akong chance to, ano,
to go back. Kaya kasi na-embore na kasi talaga ako dun sa current yung sa latest kong ano. Na, actually hindi pa siya mawala-wala ngayon, to be honest, yung violation. And now OC ako, ayoko na may violation sa page. So kaya isa rin yun sa nag-trigger sa akin to ano, to move to one place. Ano ba violation mo dun? Yung originality kinemaru. Meron din ako nun, pero may Spire pa naman ako tsaka subscription, so okay lang. Ah, ganun. Oo, so babalik at babalik naman tayo in soon, maybe. Pero for a meanwhile, na-enjoy ko pa yung engagement sa kabila. Ikaw naman. Tsaka syempre, dami rin kasing sa, nag-aano dito eh. Sa Blue Platter, dami rin feeling ko hinahanap na ako. Oh my God, ito na ginagawa, girl. Feeling ko hinahanap na ako, like, parang, alam ko na, saan kayo itong streamer na ito, mga ganun. Na, nakakaramdam ako ng mga ganung moment. Halo, parang feeling ko nahanap na ako ng isang viewer ko na ganito. Pero may sari naman akong viewer na, until doon, ginusundan ako, which is, I'm so happy. Kasi parang they're making way just to support me kahit na lumipat na ako and such. Pero don't worry guys, I will still going back here. No, yung first streaming ko yata nandito, tumatambay ka sa stream ko. Tapos biglang nawala. Sino ba ako ba? Oo, ikaw. Oo. Tapos ikaw na pala ako, so support pa naman ako sa mga ano dito sa ano, kay naman. Eh sige, ano, huy, bakla ang gagawa mo. Ayun. Para kay ano naman, kay Maddox, do you see yourself jumping to a different platform like Twitch? Yeah, planning to go to Twitch, pero I will be a VTuber. Mm-hmm. Magpapanggap akong babae, so hindi nyo alam. So, mga diba? Surprise! Hi, guys! Oh, yeah. Parang ano, ungol stream yung magiging content. Baby doll version 2.0. VTuber. But I'm still thinking kasi yung mga people naman sabi, we still love you, Maddox, even ganun. Parang, yung mga ano ko, sinasabi nila na if even you go to Twitch, mag-camera ka pa rin. But sabi ko nga, sometimes I wanna try to be ano, kasi alam niyo guys, hindi na tayo mag-hypocrite. Kapag babae, ang lakas na stream, even VTuber ka. Mm-hmm. And my voice is like a fucking girl. Oo, correct. Diba? Umulan ko kayo, titigas titi nyo, tanggalin yung camera ko. Yeah, naglolo ko si ano ngayon, si Discord. Naging GIF si Madam dun. Diba? Ay, oo nga! Ayun o, ayun. Nakikita ko na. Ayan na, putang ina mo, Discord ah. Ayun na. Oo, nag-uulit-ulit. Oo. Pero okay na siya ngayon. Okay na siya ngayon. Next question is, if you have the power to change any content in the current state of Genshin, what would it be? Content? Diba? Siguro yung ano, parang bigyan siguro nila ng RNG surprisingly yung mga ano, yung mga characters. Kaya what I mean yung mga bosses. Para mas more challenging silang patayin. For me lang naman. Ito yung question ni Teto. Hindi ko kasi marinig. If you have the power to change any content in the current state of Genshin, what would it be? Ako yun. Parang magkakaroon sila ng RNG, surprisingly na ano, ability. Para mas naging challenging silang patayin. Ganun. Siguro, ano, I want to change the, ano eh, the four, ano, yung pagka-co-op. I want it more. You have a lot of friends. And one lang yon, yung two is more friends. Correct. Don't limit us with 4, 5, 4, 5, ano na, magigawa ka ng isang very nice game na very community game. Tapos ibibigay mo sa amin 4 lang. Eh, paano naman yung ibang friends ko?
Ganun. Eh kung gusto ko magpabisita sa tipat ko, magpaupo ako 20 yung upuan ko doon. Mm-mm. Diba? Correct. Sabi ni 2AC Gaming, taasan XP sa mags para mag para may saysay ang paglakalakbay. Taasan pwede rin, XP? Pwede. Pwede rin, oo, oh, ng XP. Para hindi ma, ano, masayang sa Euro hits. Ayun. Any particular... Or pwede rin, if I gonna digress it, pwede rin, yung mga XP ley lines na sinasabi nyo, is not, lesser yung, ano, hindi siya 20. Diba? Lesser yung value. Yun yung pinaka-ano ko doon eh. I-lesser value nila para more ex, di ba? Kaya tayo tinatamad kasi we need to manage it eh. Or pwede rin mag-drop, magkaroon ng drop yung mga mobs ng mga XP. Ng XP books. Na makaka-obtain ka kahit papano ng XP books that you can use. Di ba? Yun. Yun lang naman. And any particular animal pet you'd like to see in Genshin as your companion? Animal. Ite ako. Gaga di animal yun. Ay, di ba tawag doon birdie? Sa kakak? Di ba pala sa animal yun? Ako siguro yung ano, ay, sa bagay naging companion nga pa, eh, siguro ako yung ano, yung parang hawk ni ano, ni Dilu. Nakailig pa rin sa birdie, ah. Yes! Char! Ayun. Alas siguro hawk, parang ang ano ang fierce kasi. Tapos kagano ka po. Ganun ba? Ay. Ganun. Drama. Ako gusto ko ang pet system nila. Kahit anong pet, basta nagko-collect siya ng drops. True. Tama. Yun. Diba? Anything in the teapot you'd like to change to make it more appealing to teapot pops? To? Teapot pops. Teapot pops. Ako yung teapot. Parang next question, please. Anything in the teapot ako you'd like teapot, to change? Teapot maker ako eh. Mm-hmm. I would like to see yung I hope na hindi nila ma-fix yung glitch kasi it makes the game really nice sa teapot kasi you dun lumalabas yung creativity ng tao eh when you glitch things eh. Pag nakita mo yung aking teapot, I glitch a lot and pag nakita niyo yon, it's gusto niyo i-visit ngayon if you want. May bahay ako na ginawa pero I cannot continue it because may maintenance nga si teapot. And ayun, sana hindi nila yun tanggalin, yung ano na yun. At, or kung tatanggalin man nila yun, tanggalin nila yung limit, or lakihan nila yung limit ng isang area kasi napaka-limited nun na nangyayari sa kanya. Saka yung blue areas niya, sobrang lawak masyado. Dapat kino-concise nila yon to have better ano para madikit yung mga ibang ano materials doon and make them na pwede mapatungan like sa yung silya pwede naman patungan yung silya ng pillow, 'di ba? Yun yung mga ganoon like magkaroon sila ng parang effect na nakakahiga sa kama kasi it's so boring na hindi mo naman ma-use yung dapat na you-use mo, 'di ba, ng character. So parang doon sila mag-focus, dagdagan nila yon. Mihoyo, Genshin, kung narinig niyo, mga putang ina nyo. Sarat. Ayun lang. What is your main motivation for getting into this game? Motivation? To ano daw? To? What is your main motivation for getting into this game? Ako yon yung ano, yung the people that I made them happy. Yun yung motivation ko. Kasi ma-share ko lang pala, meron ako isang naging viewer before, ayun, sumalangit na wain, before she passed away due to cancer. Yun nga, I also made her day and hindi niya rin namimiss yung stream ko before niya iniwan ng ibabaw. So yun. Isa rin yun sa mga nagiging motivation ko to move forward. And
yeah, yung mga friends ko, sila Modox and other streamer friends. Yeah, ako yeah. Same rin. I have a viewer na napigilan ko mag-suicide. Just, not knowing it, ah. Ano siya, girlfriend siya nung namatay na streamer. And, dahil friend ko yung streamer na yon. Napunta na na-share nung friend ko yung na streamer na yung stream ko. So punta siya doon and inaabangan niya every Saturday yung GGM ko or the TMT. Nag-change kasi ako ng pangalan. Pero GGM pa nung time na yon. Gandang gabi, Modox. So, I was like, I was really touched. Pinost ko yun eh. I was really touched kasi nagsabi siya na, you know what? Ikaw lang inaabangan ko in my whole week. Na pumubuhay sa akin kasi inaabangan ko yung GGM mo. Bellman din shared your story. Kasi when I'm there, when I'm fries. Listening to you, I really laugh authentically so hard that I forget my problem. Noon nung ano ko yun, sabi ko, oh my God, naiyak ako. Sobrang umiyak talaga ako kasi sabi ko may effect, may... Kasi nung time na yun, maraming umaaway sa akin sa streaming world eh. So nung time na yun, meron pa pala naniniwala sa akin. Noong time na yun, naiyak talaga ako. Sobrang touch ako. And I cannot forget her. I don't know, hindi na siya nakaka-view. And you know what happened. Siguro nag-focus na siya sa life niya. Pero I'm still happy that I helped someone. Hindi siya Genshin player, guys, ha? She's just a viewer. She's a normal viewer na inaabangan niya lagi yung stream ko kasi tumatawa siya. Yun yung nagmo-motivate sa akin na naisip ko na kahit sino dyan, may napapasaya ako. Rafe Von Strangle is now following. Ayun. True. Diba? Eto. Is there a particular character right now you want to have a remake in talents or skills? Kumbaga, i-edit mo yung talents and skills mo. Ang choppy ni Teto. Ang choppy mo. Choppy ako dyan? Masarap ka pa naman pero choppy ka. So, sorry naman. Ngayon okay na? Wag mo lunukin ng mic. Advice ko lang sa'yo. Oh, sorry naman. No soup when it's dirty. Wash clean it first. Charing. Let's go. Ngayon okay na? Ayan. Medyo okay na. Question ko, is there a particular character right now you want to have a remake in talents or skills? So, gusto, ano ba daw yung character na gusto natin na pwedeng i-remake yung talents or skills? Ganon. Existing na ano? Oo, existing na character. Oh, existing na character. Na meron ka, ganon. Mm-mm. Sino ba? Ako siguro si Zhongli. Anong gusto mong palitan sa kanya? Siguro ano, mabigay ng buff yung ulti. Para magkakaroon ng area of effect. Yung ulti. May bagsak sa mas malaki pa. Magkaka-buff. 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 Paglapag, magkaka-buff. Magkalapag. Tapos, kung sino yung mga heroes na mababagsakan nung ano, aside from magkakaroon ng damage towards the enemy, magkakabuff din sa character na meron ka. Parang ganun. Pwede. Or pag may... Tatas HP, mga ganun. Oo, no? Ganun. Tatas ng HP or nung death, kasi di ba since may shield nga, ganun. Geo sila. Shield strength, pwede, no? Ganun. Oo, correct. Ikaw, girl. Ako, I'll change. Gusto ko ano, si Goba Gumalaw. Yan kasi galing na maikot. Oo, kasi nakakainis kasi, di ba, minsan takbo na takbo yung ano, si Goba yung dimabol. Gusto ko sana si Goba bumubuga ba, tumatakbo, gumagano, no? Gusto kaya siguro nun. Tapos pag ang ending kay Goba, biglang sasabog. Lakas mga ano. Diba? Biglang, ability ni Okai. Oo, tapos lalabas yung mga sili. Oh, boom. Ganun, diba? Oo, ganun. Sili for everyone. Gaganun, no? Oo. Correct. Diba? Ganun. Ganun. Ito pa. Bigyan nyo ako ng isang character na gusto nyong tanggalin sa Genshin. And bakit hindi lahat yung character sa Genshin? Yung
kumbaga hindi lahat sa character ng Genshin, bakit gustong-gusto niyo siyang tanggalin sa ano, sa laro? Ayoko makita parang ganun. Iris ako, irita ako. Ganun. Si Beidong. Ako din. Pero hindi ko maintindihan yung ano niya eh. Hindi ko alam, ang hirap yung, timing niya eh. Parang matategibam ka na lang, hindi mo pa na ano yung skill niya. Tignan mo, agree si Thomas sa akin. Sabi niya, oo nga, yun na, kakapag lakas is goba para habulin sila. Mm-hmm. Pero hindi ko naintindihan yung kakampag. Eto, sunod na, ano, question. We all know Pyro has, ano, we all know Pyro has access to the best reaction to the game. What can you do for the other elements to keep it up? I think, hindi, ang sa ano niya, parang, yung pinakamalakas daw ngayon ay reaction is for Pyro. Ano daw yung gagawin natin? Ano daw yung sa tingin natin magagawa natin or gusto natin to make the other elements keep up with the Pyro element? I beg to disagree na Pyro ang pinaka malakas na ano ngayon, but siguro kasi naisip natin lagi na DPS Genshin, ano, alam mo yan, Genshin DPS impact, gano'n. Pero, kasi for me, I understand the, we need to understand elements, elemental reactions and element have such different, ano eh, uses. So, dapat hindi natin sila, for me lang ah, hindi natin dapat i-compare si Cryo kay Pyro, si Electro from Hydro, because you need them all para makapagbigay ng reaction sa certain na enemy. Alright? There are enemies that will not, like even, sabi natin, mataas ang reaction ng double Pyro. For example, double Pyro yung element resonance mo. It have attack percent. Pero, isipin mo rin, mas maganda rin naman yung double Hydro if you're a healer, yung healer comp ka. Maganda rin naman siya, lalo na if ang Abyss is hindi kaya i-sustain ng Pyro itself, kasi mali mo, wala ka shield or mahina yung shielder mo. That's why there's double Geo to make it a really good shielder, di ba? Mga ganon. So there are a lot of uses. I don't really want to compare. Ganun ako. Ganun kasi mindset ko talaga. I don't want to compare characters and mga resonant. Kasi they are unique by themselves. Ayun. It's correct. Right. Ikaw ba? Ako naman. Kasi depende rin naman sa playstyle mo eh. Kasi meron naman na ano tawag dito. May mga nagmumono karayo ng mga international streamer pero naitatawin yung Abyss. So, I guess it really boils down to your skills and your playstyle. Yun lang. Eto. Anong mapapayo nyo sa mga gusto mag-stream pero may confidence issues? Ay. Ngayon pa man noon. Ikaw, girl. No, VTuber. Oo. Pwede naman, voice stream lang. Kagaya ng iba natin gumagawa ng mga ano. Yung iba naman kasi nagsimula sila sa pagiging voice streamer lang eh. O, ako rin. Kasi when it comes to streaming, it's all about engagement. And it's all about acknowledging every single person that is liking and sharing your stream. Because it's a big difference to them. Kasi nga, most of them are longing for attention from the bigger streamers, which they can't have. Sa sobrang daming nagpa-comment sa big streamers na yon. That's why they tend to go to the small ones. And when they felt appreciated, when they felt welcome, dapat babalik sila sa'yo. Ganun. If you don't have the capability to have a VTube, ano ka? Mag-PNG tuber ka. Diba? May ganun eh. PNG streamer na nakalagay lang yung picture, tapos salita-salita ka, ganyan. Diba? Or GIF, mga ganun, diba? It's up to you, guys. Tsaka may mga kilala ako, it doesn't matter if you're photogenic or what. I know people that napakagwapo nila.
Pero they're using their voice lang. They're not using their face. Pero successful. Oo. Diba? They're successful. Ang dami kong kilalang ganyan. Correct. It boils down to ano eh, lahat tayo may unique features and stuff. At lahat ng viewer natin may iba't ibang mga preferences and when it comes to that. Oh, may ma-inspire ka na shy type ka ng una. Ako, I am very introvert before pero tang ina, look at me now. Diba? Bardagol na. Bardagol na, 'di ba? Ganon. And ano yan eh, ang lack of confidence, it doesn't mean that you're weak. It doesn't mean that you cannot do streaming. Mm-mm. Alam mo yun? Ang courage kasi, tsaka ang pagiging mahiyan, magkaiba yan eh. I mean, bravery and courage are different. Kaya nga brave and courage eh, di ba? Mm-hmm. Lakas ng loob, and brave is what? Tapang lang. Tapang, di ba? Tapang, di ba? So, tapang. But, you know, kung brave ka, pwede matapang ka lang, pero pag nandiyan na, but if you have courage, you can push through. Ako, for me, you can build courage na hindi pa, kunyari ngayon, nag-stream ako, wala akong face, pero I have the courage to do it. I have the courage to stream, pero voice lang. In the long run, magkakaroon ka ulit, magbibuild ka pa ng courage kasi people will make you feel special. Diba? Yes. And para dahil doon, tsaka make you feel more courageous to be able to have a camera, tapos mararamdaman nyo yan, guys, kasi ako, I myself, I didn't use a video before, then may mga viewers saw na sabi, face reveal, ganyan. Even smile, di ba? Yung kay Smile, nag-face reveal si Smile, grabe yung paulan ng sa kanya, kasi ang gwapo ni Smile. Oh. Naloka ang public. Oh my God! Oh, ganun na naman stars. Ganun. And knowing Smile, gwapo siya pero mahihain rin siya. Pero look at him now. He can do a video stream. Correct. And friends siya ni Gian, Sanity, and the Alodia. Oh my God! Kaya naaalala niyo pa tayo. Ako naaalala ko na definitely. He's one of my streamer friends na nauna kong talaga na-meet. And unforgettable yung namin, yung meet-up namin. And siguro pag na-meet mo nyo ako, unforgettable talaga. Promise. Si Barbie, hindi niya makakalimutan. Padagol kami sa SM. Diyos ko, day. Ayan. Ayun lang. Sunod na question. Gusto yung tuwa ulit magkaroon ng story si Goba? Goba? Oo! I'm a fan of Goba. Oo. Cutie kasi. No, maganda yung story niya, di ba? Oo. He's an artist before. Oh, Arkan pala siya before. Let's start it feels to be sure. Sinong NPC ang na-imagine yung maging playable character sa Genshin? Example, Denship and Baishu. Pwede ba si Moody? Sino? Si Baishu, baka playable siya eh. Kasi wala pa naman Dendro, di ba? Pwede rin si Baishu. Pero NPC talaga, si ikaw. Muning. Yung kamukha mo, girl. Oh, yung kamukha mo. Guys, gusto niyo na picture ni Muning, punta kayo sa stream ko. Makikita niyo si Muning. Si Muning Gutilio. Yes, yun yung isa sa mga kamukha ka at nabigyang hustisya ni Genshi. Ako, sino ba? Ayun, dami nagkakami si Wagner daw. Pwede rin. Tapos Claymore. Ayoko. Huwag ganun. Gusto ko si Wagner sa real life. Tapos fuck niya ako. Crush mo yung nag-cosplay nun. Crush mo yung nag-cosplay nun. Nag-i-interview niyo ng ng Genshin Dai. Si Queen. Ako NPC na gusto kong makalaro. Yung pangalan nung yung friend ni yung friend
yung comrade ni Dainsleif, yung ngayon sa story. Kalimutan ko pangalan. Si yung ano yung soldier. Mm-hmm. Basta, di ba yung naging tao siya? Para siyang catalyst user na hydro, yung itsura niya. Yun yung gusto kong maging ano. Gusto kong playable na lang. Sabi ni Rive, si Timmy daw. Tapos nagtatapot na daw ng ibon. Si Half Dan daw, sabi ni Twazy. Si Half Dan! Yun! Si Half Dan! Tsaka ano yung, the design itself, medyo NPC, ano siya, pero siya lang yung unique yung damit. Diba? Ang ganda ng damit niya. I wish it was a playable character. Tsaka may isa pa, yung best, yung Blue Oni. Yung Blue Oni. Ayun. Yun, sa mga gustong humabol sa Welkin giveaway dito sa stream ko, sa podcast, please type exclamation notify now dyan sa comment section. And then, mamimili na kami kung sinong mananalo ng Welkin giveaway. Yes, home partner. Diba? Laman chan rin yan, guys. Isang buwan yun, no? Oo. Oh, kami ba? May pa-welkin ba kami dyan? Para na-welkin na. Oo. Diba? Wala na po bang hahabol? Ayun na. Humahabol na sila. Habol tayo. Gusto mo, Barbie? Habol kayo. Pwede kayo manalo. Charot lang. Diba? Sabi ni Bobby, si Maddox ang pipiliin daw niya. Sino daw? Bobby. Ikaw daw ang pipiliin niya. Mabas ba? Oh, hi. Diyan na rin si Raffy. Ano, sa ngala ng ano, Welkins, let's go. Ano ka ba ano yan? I-farm. Ano, i-roll. Ngayon na. Ano ba? Oh my God! Let's go! Roll it like a roll-on! Kasi I have last 5 question in a bit, kaya i-roll na natin yung Wilkin giveaway natin. Let's go! Magpa-firebreak lang ako in a few weeks lang. Okay, sige. Firebreak. Dapat mo, dapat meron tayo catheter, girl eh. Kaya nga eh. Wait lang. Okay. Mag-get entries na ako. Ay, yan, get entries na, guys. And we have 51 entries. Guys. Grabe, 51? Yes. Oh my God. Pero pag wala dito, hindi mo i-honor yon. Yes. So pag wala dyan sa comment box at nanalo ka, hindi kayo honor yon. And grabe. Ang gagawin natin grabe is the race. Welkin, ako po. Sabi ni Thomas. Ayan, Thomas, ha? Hi, shoutout kay Mesha. Nandito pa rin dahil mukhang Welkin. Tsaka malaki tite. Okay. Ayan, tsaka kay Mayor na still watching. I love you, Mayor. Doc Booster. Doc Booster. Ooh. And 2 seconds yata, 2 minutes to. Ah, hindi, 2 minutes. Start ko na. Sino kaya mananalo sa kanila?
Oh my God, sino kaya mananalo? Sino kaya ang lucky home partner? Oh. Char. Ay. Ang tagal, Tito, ano ha? Tito Richard, ha? 47 seconds. 2 minutes. We have a 40 seconds at kasama ka dyan, madam. Ah! Oh, tsaka si Barnes. Ayan ah. Tsaka, ako manalo kaya. Ako parang nararamdaman ko. Kami ni Barbie mananalo, guys. Eh. Sa aming dalawa. Mga ano kami, mga pabida kami. Nako po. Eh, pag nanalo ko, I'll choose a winner. Okay. Nako po. Sino kaya malalalo? Oh my God, sino naman ang una? We have... Chris Calaw. Andyan ka ba sa... Ano? Sa wala. Section? Wala si Chris Calaw. Magbibilang ako ng 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala. Wala si, wala si Chris Kala. Oh. Okay. Race again. Ay, shuffle character, shuffle natin ha. Dapat ano, I suggest yung mga nandito na lang, yung 13. Oo, magpaano ka ulit, magpa exclamation point something. Yes, exclamation kasi, point no replay. Kasi pag anong ang nakukuha niyang record, yung lahat. Sa not hindi, gagawin mo. 'Di ba meron kang ano, meron kang sa Nox bot? May Nox bot ka ba? Oo, meron. Oo. Magpa-exclamation point kung ano ka doon. Maddox, Barbie Gotilio, Welking Giveaway. Parang gano'n. Mga gano'n. Saan? Sa... Para sa, unique yung ano. Kaya statistic ba yun? Ah, teka. Hindi ko sa Noxbot. Open ko lang yung Noxbot. Punta ka sa keywords. Eh, hindi keywords. Patama, keywords nga. Ito. Sa keywords, ayan. Ginagawa ayan. Ko na ngayon. Tapos, paano ka lang? Pag ganun ko lang. Ta-type nyo, guys. Teka lang, ha. Punta muna ako sa Genshin. Impact stream. Tapos, ayusin ko lang muna si Genshin. Hindi, pwede ka pumunta din sa home. Tapos, quick giveaway. Meron ka ba? Makikita? Eto. Tapos you can get entries doon. Quick giveaway. Tapos entry source, comments. Tapos post. Yung pinost yung live mo ngayon. Tapos comment filtering option. Tapos yung exclamation mo ito, notify, hashtag ganito. Again. Doon lang yan sa home. Punta lang sa home. Tapos stream queue, call out, tsaka quick giveaway. Yung quick giveaway yung gawin mo. Tapos may clear entries dyan tsaka get entries. Ayun nga, ano pala, thank you kay Nox Playroom, sila si Rads tsaka si tsaka Rads and Ate Kalim. At yeah, Ate Kalim, si Rads and Mads. Rads and Mads yun eh. Ano sila, sila gumawa nitong Noxbot, so kudos sa Nox player, napaka-helpful ng yung bot. Yes. Okay, sa lahat ng mag exclamation point notify dyan, bibigyan ko kayo ng 10 seconds para sumali sa welcome moon giveaway ano, ngayon. Ano ang ipatype nila, Teta Richard? Ano na, nasa comment section na. Ayan, exclamation point notify Barbs and Maddox. So, grab it, guys. Grab it like it's hot. Ayan, yes. Nasa friends, sumasali, okay. Ah.
Ay, mayaman na tong Rafi Santos. Sumasali pa, puta. Oy, nandito si Lady Julieta. Shout out kay Lady Julieta. Oh, yeah. Mag-promise sa akin ng Belgian at Dutch hot dog. Pero hindi pa rin ako binibigyan. Yeah. Belgian ba o ano? Belgian tsaka Dutch na tao. Bigdad Rivera shared your stream. Salamat, gusto mo ba ng fries? Check the spelling, ha? Ayan. Check the spelling. John Allen shared your stream. Salamat, gusto mo ba ng fries? Hello, hello, hello. Hello sa inyo. Yes, let's go, guys. Mga addicts sa welcoming. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And kuha na tayo ng entries, guys. Let's go! Ang lucky home partner. For this, ano? For this, ano, giveaway. Yes. Wait lang. Ayan na. May ley-line disorder naman si Badet. Yes, yes for the pink shorts. Diba? Yes, pink shorts. Pero ano nga pala tatak niyan, girl, ang t-shirt mo? Eto, ano lang to eh, sa Changi ko lang to binili. Di, pero di ba may tatak na ano yan, yung pa-heart? Oo, oh, itong heart. Hindi ko nga alam kung anong to eh. Anong brand yan eh, brand yan na sikat eh. Oo, hindi ko rin alam eh. Okay, alam ko lang to eh. Natin, di ba, pamayaman. Correct. Kain tayo habang naghihintay. Habang gisingin niyo muna ako. Okay. Sorry. Ay, abangin niyo pala kami. Mamaya mag-stream kami. What time ba tayo mag-stream? Ato nito. Kain lang kami. Tapos, kain lang ako. And we got 15. Nakain ka na ba ng dinner? Nasumali. Ay, tara. We have a 15. Entries. Now, yeah, 15 entries. Sakto. 16, 15, 16 lang ating viewers. Go! Go! Mm-hmm. Ang galing ko siyempre yung pangalan ko rito. Mm-hmm. And ibay natin yung time. Siguro 1 minute na lang. Mm-hmm. Pwede ka naman dyan, dyan mismo sa Noxbot pumili if you want. Mm-hmm. Pero maganda rin Duck Race eh, no? Mm-hmm. Siya yung Duck Race. Earl Saturday shared your stream. Wah! Salamat, gusto mo ba ng fries? Wah! Pag na ako yan, Tito Richard, kung nakikita ko ng live yan, iaano ko yan, parang sa karera eh. Ginagano ko yan eh dati, nagpapag-giveaway ako. Oh, ayan na! Pinating nyo! Ayan na! Ayan na yung mga bibi nyo. Ayan na yung mga bibi nyo! Nandiyan na si Mad Dogs na nakapanty! Diba? Oh. Ayun na mo muna, si Arnie. Yeah. Arnie Payag. Diba? Let's go! Sabi ni Big Dad TV, Barbie lang okay na po ako. No? Ba't naman ganun dahil? Tingin nyo ba? Ayan ha. Ayan, ako nangunguna si Mayor. Mayor, pag nanalo ka, sa amin na, welcome na. Yama ka nila. Naku, umahabol si Mr. Arlie Tayag. At si Kimpoy Alcazar, umahabol din. Naku, we have a wheeler. We have a wheeler. Si Kimpoy Alcazar ang wheeler natin. Alam ko, nandiyan yan. Ay! Wheeler yan eh, si Kimpoy. Uy. Wheeler yan eh. Nandiyan ka ba, Kimpoy Alcazar? Nandiyan niya, viewer natin yan eh. Master Kims, nandiyan ka ba? Boy! Oh, you know, sabi. Okay lang. Okay lang, we have a wheeler. Nandiyan nga si Master Kims. Babe, yung sustento ng anak mo, ha? Yung pag-atas. Yung pag-atas, inubos mo na yung gatas ko, kakasuso mo sa akin. Wala na natin sa anak natin. Congratulations, King Master Games, sa panalo. Congratulations. Congratulations. 100, 200,
50! Welcome! Congratulations! Ayo. Ito yung ano. Ay, aming magagaling ko yung sumasayo dapat. Last man, five question ko for this podcast. Ito yung una. In all of the Genshin character, who is the one you can say so close to your heart? And masasabi mong parang ikaw sa tunay na buhay at bakit? Ay! Paray. Ano, sino mo una? Ikaw naman na girl, nag-isip ako eh. Kaching! Kaching! Bakit? Bakit si Kaching? Si Kaching yung nakikita ko sa sarili ko. Kasi bukod sa maganda, sexy, banayad ang mukha, walang bahid ng peklat. Like, well, ito nyo naman. Char! Pero bukod doon, dun sa story kasi nun sa, tingnan, di ba yung kanina yung sabi ko yung favorite story ko, she's a very workaholic person like me. But, and doesn't know how to rest, pero there's your friends that will make you, para make you understand that resting, have fun, you need to have fun, you need to have rest. Yun. Yun yung, feeling ko yun yung ano, pinaka malapit sa akin. Ako si Razor. Yung sa storyline din kasi ni Razor, parang napaka-protective ano din kasi siya eh. When it comes to family and friends. Diba? Parang yung sa storyline niya, diba yung sa storyline niya, parang he's really protective. And same with me. I'm really also protective and appreciative sa mga friends around me. Ganun. And yan. Pangalawang question ko, sa lahat ng BP activities sa Genshin, ano yung pinaka-trip mong gawin? Or pinaka-trip niyong gawin? BP? I said, that's for sure yung teapot. Oo. Favorite ko yung nag-stream ako 4 hours na nagtitipat lang ako, I swear. Yung mga tipat ano, sa BP. Ako siguro yung ano, yung kapatid yung 3 trounces, tsaka yung weekly boss na 10. Kasi yun din yung time na yun, mangingi ako ng help from the friends, ganyan-ganyan. Then they will co-op with me, ganun-ganun. It's somehow bond na rin with them. Ganun. Yan, yung mga bosses sa BP. Okay. Ang third question ko, as a streamer ng Genshin Impact, paanong paraan nyo idinadaan ng pag-stream ng Genshin sa mga pagkakataong tuyot ang content ni Genshin? Ibig sabihin, walang events, walang ganap sa Genshin. Talagang extra-extra na. Oo. Oo nga, paano nga ba? Wala, tumatayo, chumichika. Oo. Ako siguro, ano. Siguro, ano, ako nag-aano ko ng mga talent box yung mga hindi ko pa nabibuild na characters. Parang if ever man, especially, yun nga, nag-aano ng mga lila, nag-iipon ng maraming mora. Para, ano, para pag may nung darating na bagong 5-star, meron ko naman paglalaanan, ganun. So, nagaganon yung more on Leylands for ipon ng Heroids, gano'n. And then, my fourth question is, kung magiging Archon ka sa Genshin, anong Archon ka at bakit? Ay, powerful. Ikaw, girl, sinong Archon ka? Oh, ano, yung sa chest na, yung Cryo Archon. Diba, in-embody ko na yun sa atin. And ang feeling ko, si Cryo Archon na, parang feeling ko yung ano nun, ano lang, silhouette 40 yung damit, gano'n. Tapos, ano siya, malaki yung boobs, lahat, parang bulge skin. And she's too hot to handle, even the cold can never bother her anyway, gano'n. Elsa. Yes. Elsa Droga Mendez. ako, sino mong Archon? Maybe si Venti. Venti Archon. Kasi parang grabe rin kasi yung ano eh. Yung nagawa niya sa Mondstadt. Parang ganun. Oh, the story, no? The story. Oh, the story. Oo, the story ni Venti. Grabe yung pakikipaglaban niya for the Mondstadt community. Ganun. Yun. For my last question, ano ang mga positive at negative na pagbabago sa buhay mo na naging dulot na pagiging content creator ng Genshin Impact? Positive? And negative? Oo. Pero positive na lang.
Siyempre may negative yan, laging kaki. Ba't yung positive? Okay, well, negative Barbie. Negative. Ayo. Mamaya ako ang ano, mag-iisip para sa. Siguro ako yung sa negative part. Minsan kasi pasmado bibig ko eh. Like, hindi ko na alam, hindi ko pala alam na ano, na I've been hurting some people na pala, mga ganun. And then, yun nga, on how it affects my life, syempre parang, ayun, natutunan ko naman siyang i-work out sa sarili ko. Na before I speak a single word, I have to think million times before I say it. Because magbibigay siyang impression sa viewer mo eh. Parang ganon. Tapos yung positive na naging ano, yun nga, yung lagi kong sinasabi kanina na merong isang tao na I made his day na that's why I keep on moving in streaming. And keep moving forward, ganon. Ayun. Ikaw, ano, Maddox? Ako, negative for you. Same sa akin. Mm-hmm. Feeling ko wala tayong hindi tayong magkakajowa agad-agad. Correct. Eh, well, yun talaga yung negative side. Actually, guys, yun yung negative side that I am still working it out. Kasi, kung hindi nyo natatanong, kasi nung before kami mag-break nung nag-pass away ko na partner, kasi break muna kami para siya namatay, meron akong partner na isa na inayawan niya ako because I streamed. So, parang most likely, ayaw ng mga partners, yung mga nakikilala ko, ayaw nila ng I be in the public, ganyan, parang ayaw nila ng gano'n. Kasi ayaw nila ina-act ko, mga gano'n. Ayaw nila lang palamura, mga gano'n. Eh, that's me. I mean, that's my real me. So, real me, hindi Oppo, hindi Huawei, gano'n, real me. So, gano'n. So, ang positive naman dito is I help people. Na yun yung pinaka-positive talaga side ng streaming is not knowingly nakakatulong ka sa kanila na to enjoy. Kasi alam nyo, maraming pagod. Alam ko kayo rin, pagod kayo sa work. Like me, ako naranasan ko yung Barbie, no, napapagod si Barbie. And ako, gumagrab ako ng energy from people na nanonood sa akin. That's why laging sinasabi na ang dami kong energy. Ang dami kong energy. Pag pumunta ko sa stream ko, nagsisigaw ako. Kahit even gabi na, di ba? Kahit madaling araw, nagsisigaw ako sa stream kasi doon sila nag-enjoy eh. Doon nag-enjoy yung mga viewers ko. And the viewers, sila rin nakakuha ng positivity from me. So, the day after nung stream ko, pagtulog na pagising nila, masaya sila. Diba? Yun yung ano doon. Kaya, lalo na dati, kaya ako nag-start ng stream kasi nakakaisa pa sa good gaya ganito yung content ko. Kasi, ngayon na lang ulit nawala yung pandemic and nawala yung mga comedy bars. Ngayon, nawala yung mga TV shows. Mm-hmm. Di ba? Ang daming nawala din ng time na yun. So, say, why not bring the comedy bar side here in the Facebook? I don't care kung ma-ano nila yung page ko as long as you love me, Char. As long as nakakapagbigay ako ng saya to people. Correct. Nasasaya sila, rinig lang ako, nagbumura, maput. Lagi ko sinasabi, pag minura ko kayo, mahal ko kayo. Pag hindi ko na kayo minura, tinignore ko kayo, that's the time na ayoko na sa'yo. Ganon. Kaya that's why, iba dyan, sinisigaw ako, inuungulan ko, minumura ko, ganyan. Pero that's all, that's all na para express ko lang yung love and gratitude to my viewers. Yeah. Alam mo yan. Correct! Ayun nga, ano ba ang tawa? Sa inyong ang tatanong ko. Sa community mo ba, Barb, saan yung tawag mo sa mga viewers mo? Wala nga ako actually yung tawag eh. Mga ka-Barbies lang. Tsaka sige. Sa mga ka-Barbies mo, pwede mo na silang i-mention ngayon dito sa stream natin. Sa mga napunta sa mga ka-Barbies mo, pwede mo na silang pasalamatan. Hello! Ang aking mga community na sila lang din. Sila mga to.
Hello, hello sa inyo, and hello, thank you so much for, yeah, for being there for me and supporting me no matter where I am. And ayun, catch me up sa Purple Channel every Saturday, Sunday, Monday, and Tuesday. Ayun. Ikaw ayun naman, madam. Madam. Sa community. Kamakutang ina nyo. Ay, sorry. Hindi, hello sa mga carrots. Yung story niyan, kaharot talaga yan, pero dahil kita putang ina si Aricha Cheese na bingi, carrot daw. So, naging carrot siya. So, it is a fun story kasi nga, ganun siya. Yung ano na yun, yung tawag na yan is from my talagang ang nag-isip my community, not me. So, yeah, hello sa mga carrots and thank you for being a real carrot na until now you're still viewing me and supporting me. I love you all. Ayan. Tapos nga pala, ipa-plug ko na rin yung aming event ni Barbie at ako, tsaka ni ZKT and Daniela. But it will be happening on my stream. Doon namin yan. Mag-shoutcast. Pero, kasi hindi ko alam kung pwede mo ba i-live yun doon, girl? Sa proper channel. Pwede naman. Pwede gano'n, guys. Kapag siya yung mag-host, yun, pwede naman. Kapag available siya, we can double stream. Ayun, tsaka, ayun, ang tawag doon is Glow and Flow. Yan na po ang tatalo sa Nectar O Bar. Yan Glow and Flow. That's a Valorant stream, guys. 5,000 po ang prize pot money. Not, of course, it's just that yung 5,000 na yun, yun lang ay makukuha nung champion. So, may mga consolation prizes yan. For the second runner-up, it will be 3,000. And for the the third runner-up, the second runner-up will have a 1,500 cash. And sisend namin yan via GCash. So, how to register? Go to my page. For more details. For more details. Or I can see it naman. To register, guys, just send in PM my page. Send in your name, the name of your group, your band, music festival. group, name of the group, then real name nyo, kaagibat nun ay yung IGN. And then after that, 6 members yan, guys. Tapos kung meron kayong mga friends, pagkalat niyo sa mga chismosa niyo kay bahay at mga iba niyo pang kaibigan na merong Valorant stream, may Valorant competition, may Valorant tournament tayo. Ayan. Currently meron kaming 5 registered. 5 pa lang yung registered. So please hanggang April ano pa naman yan, 22, or I can extend it until the start pa, kasi ang start pa niya ng tentative is April 30. So, depends kung gaano karami kung mag-start na ng April 30 or hindi. So, yun. So, kung marami, we're gonna start for the April 30 na, pero kung konti, we're gonna extend more. Tapos, again, isa pang event, nalilulunod namin pag na-fix ng Genshin teapot, it will be the Modok next teapot. The next teapot superstar. Yes, si Barbie ang naglaro kami, yan na yung dinigress niya sa akin, in-advise niya sa name. And then I made made a concept on that title na ginawa niya. Na-realize ko yun sa banyo habang tumatae. So, it's a reality show, guys. This will be the first ever reality show for Genshin Impact, guys. It's we're searching for teapot makers. Tapos every week may challenge yan. Tapos kapag na hindi kayo naka-meet ng requirements or na hindi nagustuhan ng mga judges yung gawa niyo, malilikwak ganun kayo every week. So it will be a long running show na ang prize pot money is 10,000 pesos alone. So, oh my gosh! Tipat lang yan, guys, ha? Tipat lang yan, guys. So, habang hindi pa naluluto at hindi pa nagagawa maintenance, wag nyong sayangin ang energy nyo, ang resources nyo,
bilhin nyo na lahat ng kailangan nyo bilhin. Gawin nyo na, ganawin yung furnishings nyo. Claim nyo, i-claim nyo yung mga ano dyan, kung ano-ano materials para i-ano. At mag-concept design na kayo kung ano ang gusto nyong ilagay sa tipa nyo. It will be depende sa outdoor, indoor yan, kung indoor fan or outdoor fan tayo. Okay? So, yes. So, magbibigay lang kami ng kunyari, we want a shrine. Ayan. So, kanya-kanya kayo ng shrine. Pero, like, my ang design ko sa shrine ko is my shrine for my boyfriend, my past boyfriend. Story behind your teapot is really, it will be a really plus factor para manalo, pero not always. Not always. Merong point system yan, guys, and may judges tayo. It will be fair. At meron pang maganda dito, guys, kasi hindi lang judges ang may say. Even you, the viewers, can have a say on it. Ayan. Yes, correct. So, yan, guys. Abangan nyo yan. It's really good. Ay, mag-invite tayo ng maraming teapot makers. And maybe you guys na interesado na hindi pa nagtitipat, pero, uy, pera yan. 10,000. Simulan nyo na. Mahaba pa naman ang maintenance. Ah, so pagandahan to ng teapot. Yes, oh. Pero pre-challenge. Kasi hindi siya yung, kasi alam naman natin medyo limited ang resources. Oh. Diba? Kung teapot maker ka na before, marami ka ng gamit. Pero kung teapot maker ka pala ngayon, konti ang gamit. But, kahit maraming kang gamit, kahit konti kang gamit, depende sa paano mo i-execute ang design. Hmm. May challenge. May challenge yun, of course. Hmm. Kasi meron tayong ano doon, criteria. May criteria tayo doon. Creativity, how hard it is, di ba, kung paano, kasi syempre, lahat naman ng judges may key naman yan sa pagde-design. So, alam nila kung gano'ng kahirap ang pagde-design. So, kung nakita nila yung difficulty, yung level ng difficulty ng ano nila, at kung gano'ng kasinsin, yung, alam mo yun, yung gano'ng kalinis yung pagkagawa, the design itself. Like, ako as a judge, at a judge host, ang gusto-gusto ko sa pang na, oh yan, alam nyo na, para alam nyo, ang gusto-gusto ko nakikita ko, very symmetrical. Mm-mm. Yan ang pinaka na-attract ako sa isang, ano, na pag pumunta ka, nakita mo sa left, nakita mo sa right. Yung mga ganon. Yan. So, abangan nyo yan, guys. 10,000 pesos yan, tumataginting. So, hindi siya biro, kaya nga, mahirap din siya. So, ayan. Thank you so much. At saka marami pang mga gagawin kami Genshin event. Like, etong baklan to, meron din siya. Promote mo na, girl. Hindi, baka ba may pa naman. Pero iniisip ko pa kung anong kakalabanin. Pero most likely, it's a speedrun pa din. So, inaano pa lang namin kung ano yung kakalabanin sa speedrun. Actually, didiscuss pa namin. Didiscuss pa namin. Mag-ano pa kami mag-brainstorming pa kami and such. Yes. Yeah. Ayan, and watch us later, guys, after this. We're gonna go live and play Valorant. Magkakaroon kami ng ano, seminar. Seminar. May webinar kami for Valorant 101. Ayan. Yes, Valorant 101. Let's go. Yes. Numako na nga tayo sa maghihiwalay-hiwalay na ng landas. And then, gusto ko lang din pasalamatan yung community namin, Strawberry Community. Siyempre, si Strawberry. Ladini Badiola itself, yung moderator ko. Si Mr. Arnie Tayag. And then, John Kresnick Zone. Yan. Strawberry Community, maraming salamat sa pag-suporta. And then, sa mga tumambay dito ngayon, na viewers natin, sa 7 viewers ko ngayon, hello sa inyo. Maraming salamat sa pagtambay. And then, kay Kimpoy Alcazar, sa prize mo, page, ano, message mo na lang sa page ko yung UID plus server mo. Mm-hmm. And then, yun na nga. Nandito na tayo. Tayo na ay magpaalam sa mga viewers natin. Kayo. Good night, everyone! Good night, everyone! Thank you for this guesting. Thank you so much! I hope enjoy kayo, guys. Thank you. Bye na. Tayo na ba? wait lang. Dahil mag-ano tayo, mag-raid tayo. Mag-raid tayo.
yun nga. Pero sino ba gusto nyong i-raid? Naririnig pa kayo sa ano sa stream natin? Hindi ko alam sino available today. Kaya maghahanap din ako ng available ayan, for today. Pwede kayong maghanap. Na Facebook ah. Baka dilipat mo kami sa purple girl. True. Wait lang. Naghahanap din ako eh. Wait. Baka meron isang suggestion kung gusto na nang kung sinong gusto nang i-read. Baka ni men. Sino ba pwede natin i-read? Baka may suggestion sila. Parak-parak sabi. Ito ba? Ano ka isip? Ano sa following? Wait lang. Taga lang ano ko. O baka pinakainan nyo, bilisan nyo. Gugutom na ako. ayan yung hashtag natin. Kinoment ko na. Kung anong ano, pwedeng i-raise. Sino pa pwede? Teka ako titingin. Wait. Ah, sige ko na lang. Let's go. Asan ba yung mga ka-genshin natin? We have Chin Valdez, Roji Gaming, and then Sandy si Roji Gaming na lang siguro. Si Roji Gaming na lang. Okay. Oo, sige. Okay. Let's go. Let's read him, guys. Bye. Ay, naka-join na ako. Kaya ka na, girl. Yeah. Ayan. Bye, Tetu. Roji na pala. Thank you. Thank you. Thank you sa inyong dalawa. Sana maulit-ulit. Naman. Just tell us. Oo, para meron kaming ano. Sorry siya na, sobrang daldal ko ah. Hindi. Na-overwhelm nga ako kasi pumayag ka.